Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan. Wala pa akong nakitang naglingkod sa Diyos na naghihirap. Yung mga naghihirap, maaaring may season sila. O kaya yung mga naghihirap, maaaring mali ang kanilang pamumuhay. Ito ang sinasabi nung awit kanina, Lord, minsan pa, baguhin mo ako. Ang awit na yan ay original composition ng anak naming panganay. Napakagandang awit. Alam niyo po ba, kapag ito ang ipinapahayag mo sa buhay mo, sa puso mo, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng lingkod na ito, worst scenario narinig natin kahapon. At sa huli, narinig natin yung best. Ito na, ang pinaka the best. Naniniwala ako, kwento na lang to ni Bishop. At ngayon, iba na ang sinasabi niya. Hindi na yung kwento niya na nanghihina siya, kung hindi ito yung kwentong mananagumpay. At lalo siyang naging tagumpay. Bakit? Pinadalhan siya noong the best na babae suitable para sa kanya. Itong the best na babae, best, binigyan siya ng Panginoon ng best education, best environment. Wow, hallelujah. Nagkaroon siya ng excellence. At dahil dito, nagsama yung the worst at yung the best. Ano sa tingin mo ang resulta nito? Sila ay powerhouse. Amen po ba? Hallelujah! Bago pa ako uminit na mangaral, mga ka-daily live sharing, ngayong hapong ito, aking ikinagagalak na muli ipakilala sa inyo at ibalik sa ating studio live via Zoom ang mga lingkod ng Diyos na si Bishop Carlito Marasigan at ang kanyang napakagandang may bahay. Ito ay ating marinig sa, nasaan sila? Nasa Pasig City. Amen po ba? Hallelujah! Bigyan natin sila ng maraming palakpak! Woohoo! Hallelujah! Sige nga po, Bishop, welcome po kayong muling mag-asawa. Praise the Lord! Okay, maganda at mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Salamat po, talagang natutuwa kami dahil itong daily life sharing na ito, talagang blessing po ito sa nakararami, no? At nakikita po namin, at kahapon nga po, nakita namin yung mga comment po ng mga tao kasi hindi po kayang bayaran yun eh. Eh nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti po ng ating Panginoon para yung buhay po natin ay magkaroon po ng impact, magkaroon po ng display ng ating Panginoon po talaga ay merong kayang gawin sa mga taong lalapit at nagtitiwala po sa Kanya. Magandang hapon po, Pastora May. Sobrang salamat pong muli sa invitation na ito. It is a once in a lifetime na napakagandang opportunity. Sa mga kaabangers, hello dyan, and sa kaabangers sa DLS, sobrang salamat po sa inyong panonood at pag-share din ng online program na to. Sobrang pinagpala po ako tuwing nagsasalita si Pastora May. Enjoy na enjoy ako makinig kanina. Sana Pastora, ikaw na lang the whole time. Pero siyempre, of course, may script. Oh, Pastora, talagang salamat po talaga. So this afternoon po, ready po na i-share ang kalahati or the other half ng aming buhay. Amen! Nako, mga ka-daily life sharing, salamat sa Diyos. I feel you, Pastora. Ganyan din ako pag nakakakita ko ng mga kapwa ko, mga asawa ng pastor. Talagang nararamdaman ko yung nararamdaman nyo. Naiintindihan ko yung nilakaran nyo kasi iisa lang naman ang nilakaran nating lahat. Amen po ba? Alam mo ba itong salita ni Jesus na sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kanina niya to sinasabi sa kanyang mga disipulo dahil bago siya umalis, alam niya na ang mangyayari. Kaya inihanda niya ang mga disipulo niya dahil pag alis niya, si Satanas magte-take over sa kanya. Sa mga disipulo, may mga persecutions, trials yan eh. Pero sabi niya, pero itong lagi niya tatandaan na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, cheer up! Do something! Tama na yung kaiiyak! Bumangon na kayo! Amen po ba? Hallelujah! Sila Bishop ay umiyak sa sobrang kagalakan dahil nakita nila kung paano silang binitbit ng Panginoon. Hallelujah!
Bishop, konting recap, konting-konting patikim lang nung kwento mo noon at yung ginawa na ng Diyos sa iyo ngayon. Okay, sa mga nakaka-relate po nito kasi ang pinakamagandang mangyari po yung makita mo, magising ka na lang sa sarili mo. Ba, kung babalikan mo yung mga nakaraan, hindi ka na, sa tingin ko po, hindi ko kayang lagpasan eh. Pero nakalagpas po ako sapagkat ang Diyos po ay naging mabuti sa kabila na ang buhay ko po ay talagang nabuhay sa pinakamasamang, naalala ko po yung sinabi ni Paul, no? I am the chief of sinner, no? Parang nararamdaman ko po yon. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa kabila po na ang buhay ko po from the very start na magkaisip po ako, karamihan po ay mga struggle, pakikipaglaban, kinakailangan makasurvive ka. And then yun pala ang magiging kayamanan mo pagdating na ikaw ay nagising at nakita mo na sa kabila ng lahat, ang Diyos po ay mayroong pang natitirang biyaya po. At yung biyayang yan ay nakita ko po nung aminin ko na sa lahat ng mga bagay na dumating sa akin, naging mabuti po ang Diyos. At yun po ang naging turning point ko sa isang mas mahirap na kalagayan nung ako po ay naglukot. Hinahanap na po ako ng mga pulis at ang nakasalang po doon, nakasaalang-alang po doon ay ang aking magulang. Kinakailangan ko siyang puntahan at yun po ang naging tulay para makita ko po yung sarili ko at humingi talaga po ako ng totoong tulong sa Diyos. At mula nun po, ito po ay naging turning point ko na mag-isip po ako na talagang ang buhay ko ay muli kong ibalik sa ating Panginoon sapagkat sinasabi ko nga po kahapon na ako po ay produkto ng Sunday school. Sunday schooler po ako. Wow. At doon po sa mga worst scenario ng aking buhay, doon ko po naalala yung mga salita na aking napapakinggan at yun po ang nagdala para ako po ay tunay at buong pusong lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon at hindi niya po ako binigo. Wow! Ang galing, di ba? Mga ka-daily life sharing, may binhing na itanim. In-reserve lang, na isang tabi lang, hindi na alis, hindi na dukot. Amen. Dumating ang isang araw. Wow, hallelujah. Kayo naman po, Pastora, konting recap ng patotoo. This is for the sake of those, ngayon lang sila nakarinig. Okay, ako naman po ay talagang nabuhay ng simpleng buhay at guided ng mga magulang, guided ng mga pangarap ng mga magulang. Pero sa kabila po noon, ang Panginoon ay nagsasabi na kailangan ko pa rin ng isang manunubos. Somebody has to redeem me. I'm still a sinner. Gaano man, diba kay Bishop, sobrang nakikita talaga yung mga mali. Sa akin, hindi man nakikita ang mga mali. But in my heart and in my mind, I am a sinner. I was a sinner. At kailangan ko ang Kristo sa aking buhay. And that when I encountered the Lord, na-realize ko, kahit anong bait ng tao, kailangan niya ng talagang magtutubos sa kanyang mga kasalanan. Siya'y makasalanan kahit po sabihin na mabait tayo, edukado tayo, maayos yung pagpapalaki sa atin. We are all sinners, totoo po yun. At kailangan natin ng tagapagligtas. And when I came across with the Lord Jesus Christ, everything really changed. Nandun pa rin ang mga pangarap, pero po yung mga pangarap na yun, ibinigay ko sa Panginoon. At ano man ang kahihinatnan yun, siya ang magdadirect nun. Siya ang bahala kung saan niya ako dadalhin. Regardless of anything in my past, ang Panginoon ang tumulong sa akin po. And the Lord is really good. Sobrang napakabuti ng Panginoon. Wow! Hallelujah! Nakita nyo mga ka-daily life sharing, napakahalaga nung pagkilala sa tagapagligtas. Hallelujah! Bishop, masasabi mo ba talaga na si Jesus ay greatest problem solver mo? Yes, totoo. Wow. Maraming beses. Mm-hmm. At ngayon pag inaalala ko po yun, umiiyak talaga ako. Oh, praise God. Ngayon po, Bishop, maaari mo na ba sa aming ikwento? Brief lang, love story ninyo ni Pastora. Saan mo ba siya nasipat, ha?
Anyway, napunta po ako sa isang fellowship that was 1988. Mm-hmm. O, kasi po yung 88, dugtong-dugtong na po yan ang pagbabago ng buhay ko eh. Mm-hmm. Tuloy-tuloy na po yan eh. Yan din po yung at ginatawad ko na yung tatay ko, lumapit ako sa kanya, kahit sa kabila ng sakit ng kalooban. Tapos nagkaroon na po ako ng trabaho, kahit mahirap, kahit hindi ko kaya. Dahil sanay na po akong ano eh, may pera, instant eh. Eh ang naging trabaho ko po noon, welder. Oh. So, kaya mabigat po, mabigat yung trabaho ko nung araw. Kaya pagdating ang hawak-hawak lagi ng kamay ko, mga bakal. Uh-huh. Kaya pag ako po, nag-commit ako sa isang church, tuwing ang tampulan po sa akin sa church, pag nakikipagkamay ako, ano ba yung kamay mo? Kasi puro kalyo yung kamay ko eh. So, yun po yun. Pero masaya na po ako noon, marami na po ang nangyari sa buhay ko. Kasi nung mag-commit po kasi ako sa church, tuloy-tuloy po yun. Lagi po akong nag-preach sa every time nasasakay ako sa jeep. Uuwi ako sa bus. Lagi po yun. Naging way of life ko na po yun for 3 years. Wow. Tuloy-tuloy po yung ganon. At marami akong karanasan sa iba't ibang klase ng tao sa loob po ng bus. Hmm. At gusto ko pong sabihin po yun dahil gusto ko lang idagdag sapagkat meron akong karanasan sa jeep na magpapakamatay na po pala. Oh. No? Dahil nag-preach ako po doon, mm-hmm. Ay pagbaba ko, bumaba yung babae, magniyakap ako, tapos dala-dala na yung ano niya, yung gamit niya, at umiiyak, no? Hanggang ngayon, kilala ko pa yung pangalan niya, Victoria Impig. Oh. No, hanggang ngayon po. Anyway, yun po yung naging ano ko hanggang sa nasa church na po ako. Mm-mm. Masaya ako at malaki na po yung improvement ng sarili ko kasi kahit na may inferiority complex po ako, opo. Dahil nga dun sa mga nangyari, na-overcome po yung kasi yung joy ko eh. Mm-mm. Tapos nandun po kami sa church, naging worker na rin po ako. Pagkatapos yung misis ko, si Lumin, hindi pa kami ganong magkakilala kasi hiwalay po yung mga kababaihan sa mga kalalakihan. Meron lang po kaming evaluation after ng mga gawain namin after ng discipleship. Mm-hmm. Eh siyempre po ako, naisip ko sa sarili ko, I'm 27 years old eh. Oh, no, ready na po ako na mag-family. Mm-hmm. Tapos naghahanap na rin po ako, nangangarap ako ng isang pamilya na unique, na hindi kagaya ng kinalakihan ko. Wow! So, yun po yung pangarap ko. My first and foremost goal na after na nasa Panginoon ako, magkaroon po ako ng isang unique na family na talagang gusto ko talaga, kasama talaga ang pamilya ko na maglilingkod kami. Mm-mm. Kaya siyempre, sa loob ng church, yan pong mga kabataan na yan, no? Alam niyo, pag pumupunta po yung mga kabataan dyan, nagbabantay naman po tayo, baka mamaya kasi yung iba pumupunta lang kasi may sinisipatan eh. Tipo ba, ganun tayo eh. Nag-i-scout lang kung sino po yung aanuhan niya. Mm-hmm. Eh, dumating po sa akin yun, nakita ko po yung aking mapapangasawa, si Lumin. Mm. At yun po, mga 6 months kasi yung relationship namin eh. Mm. Tapos another 6 months, yung courting. Wow! Yung ako po ay naniligaw sa kanya. Oh. Hindi po ako kagad nakikipag-usap sa kanya, tinitingnan ko muna siya kasi kinakailangan yung iniisip ko na sigurado pagka ako ay nakipagkilala rito, una, titingnan ko muna yung status niya at saka status ko parang magkalayo. Kaya ang ginawa ko po noon talaga, nag-pray muna po ako sa kanya. Wow! So, sabi ko, ito po yung gusto ko, Panginoon. Kasi alam niyo ako kahit na medyo attracted po ako sa mga matatalinong tao eh. Oh! Ayun po yung unang ano ko sa misis ko. Kaya nung pag kami evaluation kami, iba ito sumagot ah. Maganda yung mga insight ng mga ano nito. So, attracted na kagad po ako sa kanya. Tapos nag-isip na ako, Lord, tulungan mo ako kung paano ako papasok dito.
Paano ko siya, yung bang entrada, ano ba to, magbibigay ba ako ng bulaklak? Magbibigay ba ako ng, ano, magbibigay ba ako ng chocolate? Ano bang gagawin ko? At dumating yung pagkakataon na talagang siguro mga 3 months na po yun, kaka-scout ko sa kanya, prayer din, nagbigay na po ako ng sulat. Wow! Sabi ko, pwede ba kitang sunduin? Mm-hmm. Sa trabaho mo. Lakas na ng loob. Opo. Nagkikwentuhan kami, pero yung mga usapan kasing discipleship lang yun eh. Gusto ko naman, lumabas naman kami para iba yung pag-uusapan namin. Wow, Bishop, ebanjeligaw pala yan ha. Oh, ayun na yung okay, ano ko. Pastora naman. Pastora, saan ba yan nagsimula ha? Saan po nagsimula nung nakita mo siya sa church? Saan nagsimula ang inyong love story? Eh, Pastor, actually, hindi ko masyado matandaan. Isa lang natatandaan ko, tumawag siya sa phone na magsusundo nga siya. Hindi naman niya sinabi kung kailan. Eh di, sabi, ano ba to? Wala man lang nag-inform na kulang ang information. Ay, sige, antay lang. Kung tapos sumusulat siya. Sige lang, di, kung ano lang dumating, eh, hindi masyado, kumbaga wala siya sa timeline ko eh. Meron kasi po akong timeline. Eh hindi naman, wala pang ganun. So until madalas na siya magsundo, hanggang nung Christmas party, sinundo niya akong dami-dami kong dala. Kasama ko siyang umuwi ng bahay. Ah, doon pala. Okay. Sundo-sundo, dala-dala niya, inuwi niya ako sa bahay. Masipag po yan magsundo. Sundo lang yan. Sundo lang yan sa... Opo. Pero alam niya na po yung kwento ng buhay niya noon? Hindi po. Hindi mo alam yung kwento? Medyo ano, nagkukwento siya ng unti-unti. Hindi ko talaga maintindihan, Pastora. Kasi... Hindi madaling maintindihan. Bay, pinapakinggan ko lang, sige. Pero hindi ko talaga maintindihan. In fact, nung kinasal kami, hindi ko pa rin maintindihan. Na may ganun palang set up, family set up. Ang talino, hindi naintindihan. Parang ganun pala talaga ang pag-ibig. Pero ano, pinakilala na niya agad. Pinakilala po niya ako sa family at natuwa po ako na ano, yung obviously mahal niya nanay niya, isa yun sa mga ano, nakita kong maganda. Wow! At nakita ko rin ano, ano siya sa, ang trabaho niya talaga, nakita ko rin. Sabi ko, welder. Pero naawa ako dun sa ano, sa ganung kalagayan ako. Pero natuwa ako kasi masipag po siya, mahal niya yung trabaho niya. At ang nakikita ko po doon, dahil nga, mga disciple po kami noon, ang attraction doon, yung katapatan sa ministry. So, nakikita ko po yung mga bagay na yon. So, yun lang naman po. Pero pag nagkukwento siya talaga, hindi ko talaga maintindihan. Until 5 years, kwento lang siya ng kwento. Then naintindihan ko rin. Pero meron palang ganong setup ng buhay. At nakita ko, may mga nangyari din na nakita ko yung pagsisikap niya. May kakaiba talaga na may something sa kanya na sa kabila nung pinagdaanan niya, eh meron siyang confidence na sa trabaho, may confidence siya. Actually po, nakapagtayo pa yan ng construction company. Lakas ng loob, Pastora. Ako po, kahit trained po ako, kahit edukado ko, ang wala sa akin, yung guts, no? Yung mga guts na ganun. Yun ang wala sa akin. Kulang ng lakas ng loob. Opo, kasi sa employment ko. Kulang ng lakas ng loob. Opo, kasi sa employment ko naman, dire-diretso yung sana yung promotion until pinag-resign ako. Doon na lang sana. Kaso siya, he makes things happen. Wow. Siya yung tao na may nangyayari, gagawin niya ang isang bagay, tapos he will pursue it. Wow! Iba po sa akin eh, dahil alam niyo naman yung course natin, conservative, no, Pastora? Lahat sinisigurado, pero siya hindi. Basta, inisip niya to, magne-negosyo ako, magtatayo akong construction company.
Natayo niya yung business. Nako, sa madalit sabi, Pastora, una ang nagustuhan mo siya, mahal niya nanay niya. Tip ito, mga ka-daily life series. Mahal niya ang nanay niya. Malakas ang loob. At nagkukwento, kunti-kunti-kunti lang. Oh, hindi iniintindi. Hindi ko agad maintindihan, Pastora. Kasi ano, alam niyo yun, siguro hindi lang ako masyado interesado. Pero pinapakinggan ko rin. Oh, gaano po ba katagal na naligaw si Bishop sa'yo? Pastora, six months po yung ano eh, yung courtship na yon. 6 months? Tapos? Opo. Kailan kayo kinasal? The after 6 months. After 6 months din. 6 months niligawan mo, tapos sila ka pa agad? Nagpakasal na kaagad kami. Wow! Na hindi masyadong naiintindihan. Naku, naku, parang may turning of events na nangyayari. Ito po yung maganda dun sa kwento ng ano namin. Kasi nga po yung mama, alam nyo yung mother's knows best eh. Siyempre, siya po iningatan ng family niya at hoping na pagtanda nila, magagabayan sila. So, par nabili naman po namin ng lupa yung aming ano, pagtatayuan na lang po eh, no? Nabila na po namin sila ng lupa. Pero siyempre, sa kalagayan ko po noon, paano ang isang, nag-imbestiga po yung mother-in-law ko, pinuntahan talaga yung bahay ko eh. Lalong nagalit kasi maliit nga yung bahay namin. Kaya pagka pupunta kami doon, eh foursome po kami sa loob ng family, mga workers po kami. Yung kapatid niya, workers din sa isang Tinagot church. Ka na niya noon nung inimbestigahan ni Mother? Opo, yun po yun. Ang nakakatawa po doon, tuwing pupunta po kami sa bahay, tanggap niya po yung relasyon ng isang kapatid niya, pero sa akin, hindi. Kaya pagka halimbawang, yun naman po ay siyempre naiintindihan ko yung biyanan ko. Kaya pagka halimbawang dinner namin, yung pong plato, yung plate po, ano lang eh. Tatlo lang, hindi ako kasama. hindi ako sinasama dun sa ano. Naiistima po yung ano, yung relationship ng isa niyang kapatid. Pero ako wala. Kaya sabi ko, sige, okay lang. Hindi na po ako masyadong nasasakpan dun eh. Kasi ang dami ko ng ano eh. Ang magandang-maganda lang pong nangyayari rin. Siyempre, siya iiyak. Siyempre, yayakapin niya akong ganyan. Di, sige pa, sige pa. Mas gusto ko yung laging gano'n, no? Pagkahalimbawang aapihin ako ng mother-in-law ko, saan naman yayakap? Siguro mas marami, mas maganda, mas okay yun, no? Bishop, sumasagot ang mga taga-daily life sharing. Sabi nung host natin kanina, sabi ni Jonalyn sa Vietnam, Si Pastora naging slow kahit smart. Sa math at essay, nangunguna, pero sa kwento ni Bishop, 5 years bago naunawaan. sabi ni Cathy A. Tupas Katibok, wow, 6 months naligawan at 6 months kasalan na. Sabi ni Pastor Mary Ann Sanabay Sihao, investigador, si nanay. Sabi ni Joseph Luna, napakapalad talaga ni Bishop kay Pastora Lumen. Ang matindi, yung na in love hindi na nag-imbestiga, yung nanay na nagmamahal, sandali nga yung nanay ang nagbubukas ng mata. Kaya nung nakita yung sitwasyon nyo, ibinigay yung tratong nararapat para sa inyo. Parang ganun sinasabi mo, Bishop eh. Pero ibang klase ka din talaga. Kung kailang inaapi, lalong umiiyak at may nayayakap. Gustong-gusto ko po yun. Kapag halimbawa ang sasabihin, siyempre siya yung kakampi ko eh. Pagka inape ako ng mother-in-law ko, siya naman, siyempre. Gaganyanin niya ako eh. Pasensya ka na. Sige pa, mas gusto ko yan. Hindi na po ako masyadong tinatablan sa gano'n, sa dami ng dinaanan ko eh. Ang mahalaga sa iyo, siya na nga. Opo, siya na talaga. Pastora, sa gitna nung ayaw ni nanay at tinatrato ng hindi maganda, nasasaktan ka, kamo, umiiyak ka, pero ba't hindi mo siya nilayuan?
Actually nga po, ano eh, dapat nagkukwit na nga ako nun eh. Mm. Ewan ko bakit natuloy pa rin. Sabi mo, nakaka-pressure na. Siguro next year na lang. Eh, hindi ko rin alam. Hindi ko na po maalala, Pastor. Bakit lahat ay binura? At talitalinong babae. Pagdating talaga sa pag-ibig, pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Lumen, nabubura ang lahat. Meron po akong binigay kay Hadasa na isang picture na hindi ko po makalimutan yun eh. Meron kaming, yung kumakain kami sa restaurant kasi, yun yung una ko pong sahod. Oh. Na napaso po ako dun sa plate kasi sizzling po yun eh. Oh. Sinalo ko dahil nagpapa-impress ako sa kanya. Mm. Eh pag nakita niyo yung mukha, para akong tumama sa sweepstakes eh. Sabi ko, pagkakataon ko na ito, talagang, ito na talaga. Bishop, may magnet ka daw, sabi. Opo, ibig sabihin, Bishop, ikaw ang nanalo. Opo, ako ang nanalo talaga. Sa kinamaan, ikaw ang nanalo. Opo, mga tatlo yata kami mga disciples. Ayan nga, iba nga naman yung saya mo dyan sa picture, Bishop po. Napaso na sisling. Ayan eh, napaso po ako na sisling dyan. Naku, talagang ipinapakita ko talaga sa kanya yung ano. Pastora Lumen, sabi po nagka-amnesia daw po kayo. Ayan po yung date namin, no? Okay, pag-usapan natin. Nung nagkasundo kayong magpakasal, ano ang kwento ni nanay at ni tatay? Meron pa ba si tatay nun? Wala na. Buhay pa rin po yung papa niya. Nakakatawa po yun. Sige. Kwento nyo nga po. Nung nagkasundo na kayong magpapakasal, anong kwento? Dinala ko po yung mother ko. Dinala ko po yung mother ko para mamanikan kami. Opo, sige. Yung biyanan ko po ay may sakit po yun. Nagkaroon po siya ng sakit na parang nagkaka-amnesia na rin dahil nga po sa heart. Pagkakausap ko siya, sige, tuloy ang kasal. Pero pagkakausap na namin yung mother-in-law ko, hindi! Hindi, kaya hindi ko malaman ko. Di okay na po kami. Isang oras kami mag-uusap dun tatay eh. Ay, okay na, masaya na kami. Pero pagkausap ko na yung ano, iba na naman ang kwento. Ano bang talagang gagawin? Yung po, kahit yung mother ko, dinala ko doon sa kanila, hindi niya malaman. Kailan matutuloy itong kasal na to? Kasi nga kami po yung mga eldest po eh. Siguro kami yung mga inaasahan. Sige nga, Pastora, kwento mo nga sa side mo, ikaw mismo. Kasi si Bishop, porsigido na eh. Akin na to. Hanggang araw ng kasal, gusto ko talaga, wag na lang kaya. Ikaw na naman, ayo. Kaso po kasi naka-backup yung pastor namin. So, malaking factor po kasi yun eh, yung pastor na tutulong, na magkasama nyo sa pagde-decide. Malaking factor yun. Pero kung hindi doon, back out talaga. Ang hirap ng pressure po nun. Anyway, ang back up nung pastor, si Bishop. Ang back up po ni Bishop yung pastor. Kaya ikaw, back out. Oh. Gusto ko nang mag-back out nun. Sabi ng pastor, hindi, tuloy nyo na yan kasi matatanda na kayo. Kinoconsider ko rin naman yun na gano'n. Pero ang hirap po nun, sobrang... Natural. Ang hirap po nun at hindi... Huwag mo ko tatanungin. You are not alone. Kasi mahirap yun po, no? If ever, no? Kung pwede wag ganun, wag sanang ganun. Ang hirap din po nung walang masyadong naririnig na mga Anyway, yun ang factor po na malaki doon, yung pag-decide for us nung aming pastor. Hinarap ko po kasi yung biyanan kong babae, yun po yung matapang. Pero ngayon, talagang close ko po siya. Ako po yung nagtuturo sa kanila. Sabi tuloy ni Amelita Suprino de Luna, sabi niya, grabe ang ginawa ng Lord sa buhay ni Bishop at ni Pastora Lumen.
Kaninang morning, inulit ko yung patotoo nila. Paano nila tinanggap ang Lord? Grabe, iyak ako ng iyak dito sa office ng church. Granted na Bishop and Pastoral Lumen ang church building ninyo. Wow! Amen! Amen! Amen. Glory to God sa life ninyo at sa programa ng Daily Life Sharing. Nakaka-bless si Pastor Dong at Pastora May. Salamat po sa inyong appreciation. Na ngayon, Pastora, ang gusto ko marinig, back out. Why? Ay, ayoko po ng ganong pressure kasi mahirap po yung ganon. Pero sa huling-huli, yung mga factor na ganon, ang hirap din po talaga mag-decide kung pwedeng wag ganon. So nag-pray ako, Lord, ang hirap nito, parang hindi ito yun eh, hindi ito ang tamang ganon. Pero naka-back up po yung church, yung buong church para matuloy. So yung mga ninang nag-ready, opo sila nag-ready doon, sila nag-ready. Tapos yung mga, nakaset up po talaga sila po yung nag-ayos. Wow! Ayun. Ikaw na lang hinihintay. opo. At saka po yung ang maganda doon, ay sinasabi ko nga, sanay na po ako sa ganung klase ng stress. Oo. Yung ginan ko po, kinausap ko, pinaliwanagan ko. Kasi sabi ko po. Lapit po kayo sa mic. Sabi ko po kasi ganito, alam nyo, Mother, hindi naman kami mawawala sa inyo. Kaya lang, ito po yung reality ng buhay. Ganun po ako makipag-usap eh. Marami na po kaming ginawa sa edad namin. At going to 30s na po yung anak nyo. Naging mabait naman. Tinulungan naman po kayo. Ang sasabihin nyo lang po sa amin kasi, kahit yung mother ko, sasabihin nyo lang po sa amin, salamat. Pero ang masusupress po kami. Kasi kailangan din namin magkaroon ng family na uumpisahan po namin. Opo. Yun yung pakiusap ko sa kanya kasi sabi ko hindi po kami mawawala, hindi po mawawala ang anak niyo sa inyo, hindi ko yan aagawin sa inyo. Ang sagot sa akin, maganda naman. Lumayas ka, sampid ka lang dito. Huwag mong pakialam, huwag mong sirain ang buhay ng anak ko. Very challenging po sa akin yun. Wow. Kaya lang po, kailangan kong ilaban eh. No, kailangan ko pong ilaban yun. Ang iniisip ko, pag dumating na lang yung oras na mali, kailangan, very challenging po sa akin yung mga ganun ng salita. Salita pa lang naman yun eh. Bishop, may tanong ako. Opo. Bakit ang buong church back up sa iyo, ha? Kasi po yung family, family po kasi kami. Wow. Sa church. Nahulog ang loob ng buong simbahan sa'yo. Back up mo, ha? Tindi, ha? Po, yung mga ano namin. Highly favored. Na. Kahit na po yung ikasal kami, talagang sila na po ang nag-design, sila na po ang ayos. Teka nga, Bishop, magkano ang inihanda mo para ka umakasal? Ayun po yung pinakamagandang ano na nung mag-decide po ako, alam kong wala akong naipon. Ang ginawa ko, nag-resign po ako dahil ako po ay 8 years na sa company. Meron po akong natanggap. Wow! Kahit paano, pag sinabi mong mga 30,000, 1990s, medyo makaka-ano na po yun sa kasal. Makaka-ano na po yun. Ang ginawa ko na, kasi nga independent nga kami pareho ni Lumen. Apo. Nag-resign ako sa trabaho, kumuha na ako ng bahay dito po sa Mandaluyong. Whoa! Kaya parang naka-ready na 'yon kung ano yung lakad namin every time na meron kaming service. Mag-aano siya, kinalunisan. Mag-a-undertime po siya. Kaya lalakarin na namin yung mga documents namin. Lahat yun, kami lang ang lahat ng lumakad, nagplano. Every time na matatapos yung service, ano kulang natin? Ayan, nililista na po namin. Kasi wala kang backup sa family mo eh. Ikaw lang talaga ang magpaplano nun eh. Hindi rin kami maintindihan ng mga kapatid niya. Hindi rin ako maintindihan ng mga kapatid ko. Kinakailangan lang mangyari yung isang sisimulan ko, yun po yung goal ko. Isang sisimulan kong pamilya na excited ako, nakakaiba doon sa aking kinalakihan. Excited ako doon eh. Yun po yun. Wow. Ngayon, Bishop,
dumating na yung araw na pinakahihintay mo. Wow! Kwento mo nga sa amin, pagkatapos ng matinding sampid ka lang, lumayas ka at nagtagumpay ka, ikakasal ka na. Uy, Bishop, kwento mo nga sa amin yan na manilang sa yung pressure. Masaya po kami, siyempre masaya po. Andun naman yung family ko, pero yung family ni Lumen, hindi po talaga dumalo yung aking in-laws. Yung mama niya, yung mga kapatid niya nandoon. Pero yung yung mother niya talaga, talagang nanindigan, hindi talaga tumuling. Hindi po talaga. At saka it takes 3 years bago ko binigyan ng magandang ano, magandang pakikiharap. Pastora, sayo ko na nga lang yan tatanungin. Ikaw, ikakasal ka. Ba napakahalaga, nandun ang mga magulang. Nung ikaw ay naglalakad, ano yung sitwasyon ng puso mo nun? Ay, syempre po, abang kinakasal hanggang matapos, umiiyak po ako nun. Heartbreaking moment. Opo. Pero andun siya nung inaayusan ako, kasi dun sa bayan, andun siya, nag-aasikaso. Pero hanggang matapos yung kasal, malungkot po yung ganun. Tapos ang ginawa ko po, after ng kasal, pumunta po ako sa bahay. Yun, nag-love offering. Nag-love offering, nag-peace offering. Mm-hmm. Tapos pinilit namin talaga na ano, balik-balik lagi kami ron, daan-daan. Talagang para ma-restore. Naintindihan ko naman po yung ganun. Talaga lang hindi siya ready. Hindi siya ready kasi may mga plano pa nga kami. Bishop, tatanungin kita. Ikaw ngayon, being a minister at nagkakasal din po kayo, di po ba? Opo. Ano po yung kahalagahan ng ang presence ng magulang ay nandoon before ikasal ang anak, may blessing sila? At yung presence ng magulang nung araw na ikakasal sila para sa kapakinabangan ng mga nakikinig. Opo, alam ko na po yun na talagang kinakailangan sa bawat galaw ng buhay mo. Napakalaki pong blessing na ang mga magulang ay nagbibigay po ng basbas sa kanilang mga anak. One thing na talagang ipinaglaban namin yan, yung pagrespeto, kasi yung mother ko, mahal ko rin po yun Kaya nakaready na po ako doon, isang setup ng isang relationship na yung mahal niya, mamahalin ko rin. Kaya lang dumating po ako sa pagkakataon na kinakailangan mangyari na po ito kasi tumatanda na po kami. Tapos ang iniisip ko na lang po, ibalik yung pagkakataon, kailangan i-prove ko sa mga sa magulang namin at magulang niya na talagang pinakasalan ko yung anak niya hindi dahil sa ano paman, hindi po kasi pwede kong isipin pwede kong i-condemn yung sarili ko bakit ba ako pumasok sa buhay nitong aking asawa wala naman akong ipagmamalaki para buhayin siya. Sa isang banda, tama po yung sinabi ng ano niya, wala kang magagawa sa ano ko, sa aking anak. Yun po ay nanging malaking challenge sa akin. Para lalo kong ipakita na ang aking asawa ay mahal ko rin ang mahal ng aking asawa. Kasi hindi kami masyadong nag-enjoy, although yung relationship namin. Kaya lang napapansin ko na siya po ay minsan natitigilan. Kasi maganda po yung relationship niya sa magulang niya Lahat, laging nakasuporta sa kanya. Lahat ng mga bagay na merong mga event, magkakasama po sila. Pagkatapos, itong kasal na ito, no, pinaka-importante kay Lumen na magdadala sa kanya sa doon sa aisle yung kanyang magulang, hindi po nangyari. Yun po yung pinakamasakit sa akin. Yung mga ganong pagkakataon, naiintindihan ko sila, pero kinakailangan na manindigan din ako kasi sa kaisipan ko, yung maturity level ko, naiintindihan ko bilang magulang sila Tama. Pero ako po, alam ko na kagad na papatunayan ko na yung aking asawa ay mahal ko, hindi dahil sa ano paman, kundi gusto ko siyang makasama sa buhay ko at makasama ko sa isang pamilyang gusto kong buuin sa buhay ko. Wow. Alam mo, Bishop,
habang nagkukwento kayo, para nakikita ko yung kwento namin mag-asawa sa inyo. Bakit ganun? Pareho-pareho kayo ng kwento ni Pastor Dong, nagluneta kayo, namulot ng basurahan, nakapag-asawa ng mga accountant din. Tapos, yung struggle mo rin na ikakasal, ganyan din. Si Pastor Dong, humarap sa magulang ko. Ako, hinamon ng nanay ko. Yung tatay ko, sabi niya, lahat na lang ng gusto ko, ibinigay niya. Paborito akong anak, pero ang ayaw niya kay Pastor Dong. So, hinarap na sa harapan ng mga magulang ko, sabi ng nanay ko sa, kay Pastor Dong, anong papakain mo sa anak ko? Biblia? Oo. Sabi ni Pastor Dong, mahal ko po ang anak nyo. Full stop. Ako, nung ako tinanong, sabi ko sa nanay ko, nasa tamang edad na po ako, narinig ko sa Diyos, sabi ng Panginoon sa akin, kailangan ako ni Pastor Dong. Sabi ko sa nanay ko, Nay, alam mo ba ang buhay mo, regalo ng Diyos, dinugtungan ng Panginoon ang buhay mo. Ibig sabihin, ko siya ilingkod ng Diyos, ako ilingkod ng Diyos, hindi imposible na kami ay aabutin ng Panginoon. Hindi imposible kami kanyang pagpapalain. May tamang panahon nga lang. Alam mo ba yung nanay ko, umiyak ng umiyak. Sabi ko sa nanay ko, ganito, Nay, sinunod ko po kayo, mahal ko kayo. Ngayon, dalawang bagay lang ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagpapalain niyo ba ako, susumpain. Anak niyo ako, pag ako'y pinagpala ninyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Pero pag ako'y isinumpa niyo, dahil ako'y nagdesisyon, nasa sa inyo na po yan. Sabi ko, pero ako, hindi na mababago yung desisyon ko kasi ako tang Diyos na ito. Wala itong pagkakaiba nung ako'y tinawag ng Diyos. Hindi din ako nagtanong sa inyo kung papayagan niyo ako o hindi. Kasi ako tong Diyos eh. Kaya ako'y nanindigan. At no regret. Kasi ito na ako ngayon eh. Amen. Di po ba? Oo. Kaya alam niyo talaga sa lahat ng mga nakikinig, totoo po na mahalaga ang blessings ng magulang. Pero make sure narinig niyo talaga yan sa Diyos. Kasi if God orders it, He will pay for it. Pag narinig nyo lang ang laman, don't do that. Don't obey. Don't follow your emotions. Kasi it will ruin you. It will destroy you. Ay, salute nyo, Pastora. Kaya ngayon ay hina-harvest natin yung ating obedience sa Diyos. Kasi ang nakapaloob sa panawagan sa buhay, pagsunod natin ay paglilingkod. Amen. So, habang ako'y nakikinig sa inyo, sabi ko, wow, talagang pattern ng Panginoon ni isa, no? Pareho. May challenge talaga. Pero yun nga, si Jesus pa rin talaga ang sasagot niyan. Well, anyway, Bishop, ilang taon na po kayong mag-asawa ni Pastora? Almost 31 years na po. Oh, 31 years. Okay, bago tayo pumunta dun sa isang tanong ko, nabanggit niyo po kanina na nag-reconcile din kayo ng biyanan mo. Ilang taon po ang inabot bago niya lubos kayong tinanggap na you are part of the family, you belong to this family? Kinasal po kasi kami 1991 eh. Mm-hmm. 1990, kinasal po kami. Opo. At ang mahirap po noon dahil sa ako, talagang lumalakad ako sa pananampalataya na manager po siya ng bangko. At that time, kung kumikita po kayo ng 25,000 a month, 1990, malaking bagay na po yun eh. Pinag-resign ko po siya. Pinag-resign ko po siya. At sabi ko, mag-resign ka at ako ang magtatrabaho. Okay. Talagang kinalense ko talaga yung Panginoon. Pray po ako na talagang Lord, i-guide mo ako kasi gusto kong ipakita kasi ako yung head of the family. Pero bago yon ang insultong dumating kasi sa akin, nasa isang bahay po kami, talagang pagka-resign ni Lumin, wala talaga kami, wala. Ngayon, may nakita akong parang tuyo ba sa taas ng kisami namin. Opo. Niluluto ko habang iniisip ko yon. Umiiyak ako, hindi dahil sa sarili ko, dahil may family na ako. Pero isang nakakatawa po doon na ang Diyos ay mabuti. Kasi habang niluluto ko po yung tuyo, walang mantika, wala lahat. Parang yung danggit, meron kaming nakita sa taas. Opo. Tapos niluluto ko yun. Papakainin ko yung ano ko, manager siya. Opo. Tapos okay naman yung income niya. Pag re-resignin ko, wala naman akong work. Pagkatapos, itong ngayon ang kinakain namin. Habang kinakain po namin yun, sabi ko, wala kaming kibuan. Hmm. Ang Diyos ay nagsalita po eh. Sabi niya,
Wow. Sabi niya sa akin, anak, alam mo ba yung daing na yan? Milya-milya yung nilangoy niyan. Wow. Sa bunga nga mo lang pala pupunta. No? Kayang-kaya kitang bigyan yan. Magtiwala ka sa akin. Galing. No, ang sarap po nun eh, yung makita mo parang walang kwenta, pero nabuhay po yung isdang yun. Ang dami niya ng linangoy, yung pala para sa'yo lang. No? Kaya parang tumapang ako doon, sa totoo lang po, nagtrabaho po ako, hindi ako nagtrabaho ng namasukan ka. Ang ginawa ko po yung bata ako na bahala ka. Kung ano-ano po yung pagiging ginawa kong ahente. Tag-ahente ako ng construction materials, tag-ahente ako ng lubricant. Nabuhay ko po sila ron eh. Nabuhay ko yung asawa ko. Mas malaki pa po yung income ko kaysa sa income niya. Wow! Eh kung 25,000 lang po yung monthly niya as manager ng isang banko, at that time kumikita na po ako ng 100,000. Mm-hmm. Yan po yung, kaya nagtataka ngayon yung ano ko, yung biyanan ko. Ang ganda-ganda ng buhay nito. Kaya pagpupunta kami sa kanila, lagi akong magmamano. Kasi ang kinakailangan ko po, naiintindihan ko po yung blessing nila eh. Opo. Yun ang gusto kong sirain. Napupunta kami roon, bagyan mo ako, deklarahan mo ako ng blessing. Yun po hanggang lumalambot na siya. Kinukuha ko na po yung kamay ng biyanan ko. Oh. No? I-bless niyo po ako, i-bless niyo. Para yung mga curse na mga lumabas sa bibig niya mabawi. Mm-hmm. Yun po yung alam ko na yung hindi sila dumating, alam ko yung blessing ng ano, yun po yun. Kaya natutuwa po ako sapagkat yun po yung simula ng magaan na rin ako magdala ng buhay noon. Kasi nakita ko yung mga lagi kong pattern, yung mga dinaanan ko, kung nalagpasan ko yun, kaya ko to. Kasama pa kita, Panginoon eh. Inspired na po ako noon. Kaya kung saan-saan po ako kumikita, kahit na yung pong ano ng nung batubig ng baterya, nabebenta ko po yun. Mm-hmm. No, yung mga lubricant kung saan-saan, meron nga lang akong karanasan na pagpupunta po kayo sa mga auto supply, kung meron kayong sasakyan, meron po silang libro doon eh. Titingnan mo lang doon kung ano yung wala sila. Mm-hmm. Eh dahil sa lakas ng loob ko na magbenta-benta, hindi ko alam na ganun pala. Sinabihan ako ng ano, pumunta ka rito kapag alam mo na yung tinitinda mo, no? Yun pong pag nakakarinig ako ng mga negative doon, lalo akong parang na-challenge. Wow. Kasi ang nakaano po doon, paano ko bubuhayin pa yung family ko eh? Yeah. Yung asawa ko, paano ko bibigyan ng magandang buhay na lahat, buburahin ko yung lahat ng iniisip nilang negative para sa akin. Challenge po sa akin yun eh. Wow. Ang nagtitiwala lang sa akin, ang nagmamahal sa akin ng higit, yung mother ko at saka yung asawa ko eh. Hmm. Believe na believe siya sa akin. Wow. Nagugulat siya pagka may mga, hindi niya kinita yung kinita ko eh. Hmm. No, yun po yung nakakatawa ko. Kaya pag-uwi ka, no, yung hindi ko naranasan, yung asawa ko, yayakapin ako, paglilingkuran ako. Hmm. No, at na-appreciate ko po yun. Masayang-masaya na po ako doon. Pisha, may tanong ako sa iyo. Meron po bang kinalaman na kaya kayo naging mahusay na negosyante dahil nabanggit niyo po kahapon, bata pa kayo ay nangangalakal na po kayo? Opo, every single penny, napaka-importante po sa akin noon. Wow. Kinakailangan ko at the end of the day, meron akong talagang, parang ganun din po. Kailangan ko makasurvive. Ngayon, ang iniisip ko naman, hindi na ako nag-iisa. Hmm. Mas lalo na ngayon, sarili ko na tong family ko. Meron na akong asawa na umaasa sa akin. Meron na po akong anak na umaasa sa akin. No, sila yung pinaka-ano ko, pinaka-treasure sa ng buhay ko. Sa madalit sabi, naging responsable po talaga kayo. Opo. Yan. Po. Okay po. Pastora, ikaw naman ang tatanungin ko. Hmm. Sabi ni Bishop, 31 years, di ba, kayong mag-asawa? Opo. 31. Wow. Ilan po ang naging anak ninyo? Tatlo pong boys. Ang nabanggit mo kanina, 5 years bago mo nakilala siya ng lubusan, ano? Yung na nag-asawa na kayo, ano yung masasabi mo na for 5 years na nagsasama kayo, ano yung matinding hamon na hinarap mo sa buhay? Siyempre, Pastora, kagaya rin ng mga ano ng mga nag-aasawa. Diyan nagkakakilanlan ng mga ugali. Opo. So, nung una, hindi ko maintindihan kung bakit lagi siya nag-iisip.
Sabi, bakit kaya ito ang daming iniisip? Hmm. Tapos iniisip din pala niya yung mga kapatid niya, inaalala niya. Oh. So, doon medyo nagkakaroon ako ng culture shock doon. Kasi kami po, sa family namin, galaw lang kami ng galaw. Hindi kami yung nag-iisip ng matagal, nagre-reminis or nag-analyze. Basta galaw kami ng galaw. Pero sa kanya, sabi, ano kayong pinoproblema niya? So, until such time, na-realize ko na, niisip niya pala yung mga kapatid niya kung ano na yung nangyayari, paano na sila. So, laging ganun. And also, yung pagkakaiba ng mga ugali. Then, later naisip ko, ah, kasi magkaiba nga kami ng environment. Pero alam mo, Pastora, ano, dun kasi sa, syempre, pastor na siya nun, kailangan kong i-consider na kahit gaano ako katama, kailangan kong mag-back out sa ano eh. Kasi kung frontline siya, apo, kailangan nasa hindi pwedeng ako yung frontline eh, kahit ako yung may training. May iba kasi yung, I mean, the different training, no? So, hindi pwedeng ako yung naka-frontline, no? Kasi hindi talaga pwedeng ganun. Mm. As a pastor's wife, gawin ko lang yung dapat kong gawin. Opo. At the back room. And the best of me at the back room. Hanggang dun lang yung iniisip kong gawin, no? Pero ang hirap po nun, Pastora, kasi yung, syempre, yung adjustment, a different person na kailangan mong paglingkuran ng Panginoon, paglingkuran siya. So, yung pagbabalansin ng mga bagay na yun. In fact, nung nag-resign nga po ako, dumating po ako sa depression kasi adjustment na naman yun eh. I guess you understand na kung sanay ka nagtrabaho tapos magre-resign ka. Ito. So, na-depress ako ng ilang panahon doon. Mm. So, eventually po, paano ba to? Kasi yung buhay mo naka-pattern sa work. Tapos nagagamit mo yung napag-aralan. Nung nag-resign ka, biglang may pagbabago. Parang may hinahanap ka na identity mo. Kahit Christian na po ako, talagang nawawala ako sa sarili ko. Then, one day, Lord, anong gagawin ko? Parang hindi, nawawala ako sa sarili kong, hindi pagpapala ang buhay ko as of this moment. Pero ang Panginoon, mabuti siya talaga, gumawa siya ng paraan na magamit ko uli yung pinag-aralan ko, nag-start kami ng business. Mm-hmm. Then eventually, nagkaroon uli ng balance. Mm-hmm. Okay? So while I'm taking care of my children, nag-work din ako for a while, few days a week. Opo. Ibig sabihin, nagkaroon kayo ng anak na tatlo, nag-adapt pa kayo? Opo, pero yung panahon na yun, medyo maganda na po yung kaya na namin. Ang totoo lang po nun, kasi yung adopted namin, anak po siya ng kasambahay namin. Wow. Yung kasambahay po namin, namatay. Kaya sa akin na nag-ano yung bata. Kinoconsider lang po namin siya na anak. Po pero namin anak na talaga. Hindi siya naging burden sa amin. Kasi yung batang yun talaga ay natustusan naman ng kanyang nanay. Hmm. So kinoconsider lang namin siya na close. Praise close God. Na close sa amin. Apo. Ilang taon na siya ngayon? 32 po. 32, 31. Si Jennifer po. Sige nga, Bishop. Sandali lang ha. Meron akong ipapanood sa inyo. Gabi, paki-play mo nga yan, anak. Hello po. Ako po si Jennifer Marie de la Rosa. Nagpapasalamat ako kay Bishop Light and kay Pastor Lito. Nakasama po nila ako way back 2003. Kasama ko na po sila. Tumira po ako sa bahay nila. Ayan, yung pinaka-thankful ko po kay Bishop Light is talagang ang naging impart niya po talaga sa akin is magkaroon ng family. Yun yung pinaka naibigay niya po talaga sa akin. Naranasan ko po magkaroon ng tatay sa loob ng bahay. Naranasan ko pong magkaroon ng mga kapatid na lalaki kasi isang anak lang po talaga ako ng mama ko. And yung mama ko po kasi nagtrabaho as kasambahay kay La Bishop. Pero lumaki po talaga ako sa kanila since 30 years old up to my 28 years old of my life. Talagang nakasama po nila ako.
Kaya sobrang salamat po dun sa family love na binigay mo sa akin and ni Pastora Lumen, ni Ate Lumen. Talagang nung nawala yung mama ko, sila na po yung tumayong parents ko, guardian ko, sila yung nag-guide sa akin simula sa career hanggang sa spiritual, hanggang sa kung sino po ako ngayon. Sila po talaga yung may malaking part sa buhay ko kung sino si Jennifer ngayon. Thank you po sa buhay na ibinigay, na buhay na pinaranas nyo sa akin, na naranasan ko po sa family Marasigan. Thank you po. Pastora, anong sarap sa puso na marinig mo ang isang bata nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng magulang sa papamamagitan ninyo. Masaya po ako pag nakikita ko siya na nakatayo sarili niyang pa, earning her own money and driving her own car. Sobrang, wow. Yeah, she's driving her own car. And ang ganda ng confidence ng batang ito. Humaharap po siya talaga sa mga managers and mga high profile ng mga tao. Sobrang proud ako na merong ganitong bata sa na naging bahagi ng buhay namin. Hindi ko akalain na kasi po nung bata yan, yung kasama lang niya yung nanay niya, katulong po namin. Talagang ang hirap ng buhay. Nakita ko rin kung paano yung nanay niya namatay sa barko. Nakita ko yung confusion niya kung bakit namamatay yung nanay niya sa barko, ay uuwi lang naman yun ng Palawan. So nasubaybayan ko yung struggle ng batang ito, pero pag as of this time nakikita ko talaga siya, ang ganda ng direction. Sobrang hindi ko akalain kung paano rin nangyari, no. She's so eloquent, no. Yung mga kliyente ko po, Pastora, pinupuri po siya talaga sa harap ko. Sabi nila, akin na lang yan si Jennifer. Sabi ko, boss din naman yan, may staff din yan, hindi yan empleyado. So they are asking, pwede ba akin na lang? Hindi nga pwede. Meron niyang staff, meron niyang sariling business. So talagang if you have reared somebody like her, talagang blessing po talaga, Pastora, maging ang church pag nakikita siyang nagde-drive ng sarili niyang kotse. Sobrang nabibless din po sila, natutuwa sila. Sabi nila kung nabubuhay lang si Manang. Sobrang masaya sila na masaya-masaya si Manang. Of course, Manang went to the Lord already. And she left behind a lady na nagpatuloy sa Panginoon. Pastora, isa po siya sa mga active leaders dito sa church. Katuwang po namin siya talaga. Sabi ni Pastor Dong, ang sarap isiping nakapagbuo ng buhay dahil sa grasya ng Diyos. Salamat po, Bishop at Pastora Lumen. Sabi ni Arlene Guadalupe, naiiyak naman ako habang nakikinig at nanonood. Thank God, nasa mabuti siyang family. Sabi ni Joseph De Luna, I'm proud of you, Jennifer, because mayroon kang mga magulang na lingkod ng Diyos. Bishop, ngayon nakita mo yung inampon mo, nagpakaama ka. Sabi niya, ramdaman niya ang isang ama sa iyo. Nakita mo ba yung sarili mo sa kanya? Bakit ninyo siya inadapt? Opo, kasi yun po yung alam niyo po ang pinakamahirap sa isang yung pong adolescent stage. Pagka nag-aaral din po ako nun kung ano po yung mga kabataan na kinakailangan, masagip mo yung kanilang outlook sa buhay, at napakalaki po ng tulong na meron po silang mga nasasandalang mga magulang. Oh, yun po yun. Iga-guide lang namin po sila. At masaya na po kami kung yung isang kabataan, imbis na maging perwisyo ng lipunan at hindi mapakinabangan, nagiging productive po siya. Kasi yun po yung mangyayari. Pag productive ang tao, even yung economy po natin, na napupus po eh. That's yun true. Po yun. Mm-hmm. So po. Mm-hmm. Praise the Lord. Thank you, Pastora. Meron pala kayong ganyan. Surprise po yan. Hindi sinasabi ni Jennifer.
Salamat sa Diyos. Para nakikita ng lahat ng mga nakikinig na tayo'y mga pastor, hindi lang nangangaral sa pulpito, tayo ay nagpapakamugulang sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. And I salute you, I congratulate you. Sabi po ni Len Verdejo, witness namin yan, God is good talaga. Part ka rin ng family namin, nakaka-proud. Wow! Hallelujah! Proud din ako na isa ako sa mga inalagaan nila Bishop and Pastora Lumen. Sabi ni Arlene, Crichel, Abia, Supero. Praise the Lord. Ngayon po, Bishop, kailan po ba kayo naging full-fledged na pastor? Actually, pagdating ko po dito, 2020, 2000. Year 2000 po, yung nag-pioneer po ako dito sa ano, Pasig. Sa Pasig po, talagang full-time na po ako. Okay. Sinara ko na po yung aking hardware, tapos full-time na po talaga kami ng asawa ko. At yun po, mga challenges. Alam nyo, gusto ko lang pong idagdag, Pastora, no? Sige po. Unang-una, sa harap po ng mga tao, ang mentor ko po talaga, my first mentor yung asawa ko po. Wow. Siya po yung nagturo sa akin kung paano magkaroon ng tinatawag. Talagang behind man success is a woman talaga eh. Siya po kasi nung nililigawan ko pa, sinusundo ko po siya sa Urban Bank, sa Broadway Centrum. Meron po silang tinatawag na yung pong Toastmaster. Ano po siya kasi? Yung sa speaker, yung mga nagtotok. Nakakalaban niya yung may-ari ng ito pong Broadway Centrum, yung pastor din po. Wow. Sino po yun? Pastor din po yun eh. At nakikita ko yun. Kaya bawat galaw ko mula sa pag-aayos, pagsasalita, ang laki po nang naitulong po sa akin ng asawa ko. Praise God. Congratulations. Yan. Kaya nga binigay sa iyo yung best eh. Diba? Malakas lang po yung loob ko. Talagang kailangan ko silang kailangan kong buhayin yung family ko, pero lahat ng consultation ko pag gagawa ako ng isang bagay na matatakot siya, baka mamaya hindi ko makaya, ako malakas ang loob ko, siya naman yung nagpaplano ng lahat. Kaya ko yan, kaya natin yan. Wow. O, kaya yung pong mga anak ko at least hindi naman po nakakahiya sa Panginoon na yung mga hindi ko nangyari sa buhay ko, nangyari po. Dahil sa tulong po una ng Panginoon, pangalawa ng asawa ko po. Yan. Pastora, paano mong niyakap yung calling ni Bishop? Pastora, ang nakita ko kasi dyan, syempre nakita ko yung deficiency. Syempre hindi mo yun pababayaan eh, pag nakikita natin na may problema sa ganito. Counted ka talaga, deficit ha? Opo, yung deficiency niya. Stupid. Opo. Hindi, siyempre, instead na ikaw ang mag-front, better off doon ka sa backroom and be your best sa backroom. Doon ka magpe-play sa likod niya. Then do some analysis na, mali yata yung ganito. Wow. Mali yata yung ganito. Kami na nag-aaway kami. Kasi hindi, tama yun. Anyway, di sige. Tapos alam, Pastora, ang ganda ng ano niya, progreso. Wow. Okay, so high school graduate, tapos syempre yung training niya sa Cali na nakapagpahirap din sa kanya para maaral, no, o mag-unlearn ng mga bagay. That's right. Pero hindi ko na maintindihan bakit natutuwa siyang mag-aral ulit. Alam mo, Pastora, ang ganda ng development niya. Ang ginagawa ko, Pastora, ganito, kunyari sa bangko. Pinapakilala ko siya sa lahat ng mga tao. Tapos, sabi ko sa kanya, ang kausapin mo yung manager namin. Kinakausap niya talaga lahat. So, ang ginagawa ko rin, Pastora, sinasama ko sa meetings. Kunyari may kliyente, sama ka sa... Sumasama talaga yan, Pastora, hindi yan nahihiya. Kaya pag meeting namin, magmi-meeting lang kami ng 10 minutes, siya, kausap niya yung kliyente ko, 1 hour. Na nag-meeting. Ba't ba sinama-sama kita? Nagtagal tuloy tayo.
Yan, sila na magkaibigan. So ganun po ba yung personality development niya? Talagang tinulungan siya ng ating Panginoon. Kung meron mang supplement from my end, ay konti lang po talaga 'yon. Talagang ang espiritu talaga ng Panginoon ang nagbago sa kanya. Nagbago rin sa akin kasi kailangan ko ang maraming patience at marami talagang pagtanggap sa mga bagay-bagay. Na-realize ko rin talaga, this is God's story for mankind. May kanya-kanya talaga tayong kwento. At ano, kanya-kanya tayo ng pag-embrace sa mga pagkukulang. And let's face the challenges of improving. Dahil ang Panginoon talagang ibibigay niya ang lahat ng magagandang bagay, mabubuting bagay. And so nung nag-bishop po siya, actually ayaw niya rin ng mag-bishop. Pero salamat ko po, andito po yung pastor namin, Pastor Ellery Garvida, sa pagpupurso niya na mag-bishop, si Bishop Lito, no? So, nakaupo lang ako, I have no idea kung anong mangyayari after mag-bishop. So, alam mo yun, Pastora, di ba, yung objectivity natin, hindi tayo papasok sa mga bagay minsan ng hindi natin masyadong alam. Pero ito, sabi ko, bakit mag-bishop pa? Ganun. Pero nakita ko talaga ang Panginoon, kino-confirm niya kung ano man yung papasukin. At times, alam niya, marami rin kaming naging error the past. Nung nag-negosyo kami, ang dami naming error dyan, Pastora. Importante talaga may mentor, even alam mo wala kami naging mentor doon. But those were the hardest days ng buhay namin. Inabaon kami sa utang. Pero isang nakita ko sa Panginoon, nabura niya yung utang. Wow. Tapos nagkasakit rin kami. Okay. Pastora, tapusin, ayusin ko lang ha, sandali ha, bago tayo pumalaot ng pumalaot. Una po, gusto ko lang malaman, Bishop, ibig sabihin, bago ka nag-full pledge na pastor, naging businessman po talaga muna kayo. Opo, nagsabay nga po yung kasi na ang pioneering stage ko, dinala po ako sa isang church na medyo wala na talagang tao. Ngayon, at that time, naipit po ako noon dahil meron akong nag-start na po yung hardware ko. Mm-mm. Hindi ko pa maintindihan yung pastoring noon kasi meron ka namang impact, yung tithes and offering, dinadagdagan ko pa yun Tapos hanggang sa dumadami yung mga tao, nagkakaroon ng mga professional na mga pumapasok. Pero dahil hindi nga po ako hirap in terms of finances, hindi ko pa maramdaman yung talagang walking by faith. Dito po sa Pasig ko lang naintindihan yun. Oh. Dito po niya inalis yung aming business. Lahat po ng mga pangit na harap namin na hindi yung ang talaga ngayon, nung sinara ko po yung business, in fact, siya inaalalayan ko na lang kasi ang pautang ko po noon ay 6 million. Ang utang ko ay 700,000. Mas mataas po yung aking receivable kesa sa payable. Mm-hmm. Okay, ang maganda lang po doon, nung makasurvive kami, naintindihan ko po yung nature ng tao. Na huwag mong sabihin kasi bagsak yan. Lalo kung naintindihan kapag yung mga tao nahihirapan, hindi kasi kinakailangan maramdaman mo rin ang Panginoon. Bumaba siya, nagkatawang tao siya. Marami kasi nabagsak na nga yung tao, ang sasabihin mo pa kasi ganyan ka. Dapat pala, unawain mo yung mga tao, ipakita mo na nandyan ka lang kasi hindi pa naman tapos po yung Diyos sa atin. Amen. Okay, Bishop, tanungin ko, saan po kayo nag-business? Sa Pasig din ba? O... Sa may Mandaluyong po yung hardware ko Meron so hiwalay. So nag-start kayo sa Mandaluyong, nag-church kayo sa Pasig. Ganun po. Nung ako po ay may hardware sa Mandaluyong, nag-pioneer po ako sa Manila. Hindi ko po maintindihan yung hirap doon kasi well-provided naman yung lahat ng pangangailangan ko. Mm-mm. Tapos napunta na po ako sa Pasig, dito na po yung turning point na talagang lalaban na lang ako talaga sa pananampalataya. At siguro inihanda kami ng Panginoon mag-asawa para sa lahat ng klase ng hindi lang sa spirituality ng tao. Kasi ang naintindihan ko minsan, ang training po sa amin,
nakita ko rin yung dati kong approach na hindi mo alam ang nangyayari sa mga member mo na nagwo-work, nagbi-business, tapos gusto mo kagad dumating sila sa loob ng church. Pagka hindi sila dumating sa church, medyo parang ang preaching mo medyo harsh na. Hindi mo naiintindihan na meron silang mga dinadalang problema. Doon po naging blessing po sa amin yung mga ganong klase ng mga situation na Apo. Na meron pa palang pangit. O sige, di okay lang yan. Ay harapin, magtiwala sa Panginoon, naging iba na po yung pananaw namin pagdating doon. At doon po, lalo kong minahal yung mga tao, lalo kong minahal yung family ko, lalo kong minahal yung ministry ko. Kasi ang iniisip ko po, as long na ang tao ay nakakapasok sa loob ng church, may pagkakataon po akong sila ay alalayan hanggat nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. At marami po kaming mga bagsak na mga negosyante na unti-unti pong umangat. Kasi kung sisisihin natin sila, wala rin. Bishop, ang tanong ko, gaano kakatagal nag-business? From 1992 po hanggang 2000. Okay, 1990 to 2000. Gaano kakatagal na nag-pioneering sa Manila? Sa Manila po, at 2 taon. 2 years. Tapos ngayon, ito yung church ninyo sa Pasig. Opo, dito nag-pioneer po ako year 2000. So, ang church po ninyo ngayon, lumalabas dyan, ay 22 years. 21. Going to 22 po. Okay. Sige nga po. Una po, Bishop, ang gusto kong malaman sa iyo, yung pag sinabing pioneering stage ng Pasig, gaano ka katagal na nag-pioneer bago mo nasabi naka-take off po kayo? Ano po eh, ayoko five, na 5 years bago po ako naka-take off eh. Yung pong mga panahon na yon, Pastora, na nagpa-pioneering siya, ay nagtuloy po ba kayong nagtrabaho? Wala po akong full-time job noon kasi mahirap kasi maliliit pa rin yung mga nag-aaral pa po yung mga anak ko, by the way. Pero meron, Pastora, meron akong accounting office na maliit din. So yun ang nag-survive sa amin. Pero Pastora, during that time may sakit ako noon. Nagkasakit po ako noon. Siguro sa stress. Nagkaroon po ako ng myoma na tapos lumaki siya. At nagkaroon ako ng fear na magpa-opera. Hindi rin ako ma-operahan noon. Pero isang araw po, no? Isang araw, eh siyempre nagpe-pray talaga kami, nag-fasting. Opo. Isang araw ko sabi, Lord, di ba kasama ito? Sana pa ako sa krus. Pagagalangin mo ko ngayon. Alam, Pastora, right there and then sabi ko, Lord, huling iyak ko na to sa sakit na to. Gagaling na po ako. Then after day, yun na nga yun. Then after, the next day, Pastora, binigyan ako ng Panginoon ng full-time job. Wow. Ayoko sanang tanggapin, kaya lang nangungulit po talaga. Tapos sabi sa akin, okay, name your price. Diba, maganda to. O di sige. Alam nyo, yun na rin po ang tumulong sa akin, yung company para makapagpa-opera ako. Ang bilis lang ng pangyayari, Pastora. And a day after na discharge, a day after kung maoperahan, na discharge na ako, then I proceed with the work. Parang walang nangyari. Sabi ng boss ko noon, Lumen, parang hindi ka inoperan, parang walang nangyaring sakit sa iyo. So sobrang himala po talaga ng Panginoon 'yun. Hallelujah. Yung mga ang daming kwento noon in between those pioneering years po. And then the rest is history. Hanggang ngayon po yung company na yon, hindi na po ako full-time na nagwo-work doon, but they are paying me for some reason. Doon lang ako. Praise God. I don't God. Have to work na po, Pastora. Although, somehow may mga lumalapit to work with them. Yun na lang po. And my accounting office, Pastora, ay being handled by my children na po. Wow! So that much to worry about na po masyado. Amen. Okay, balik tayo kay Bishop. Bishop, 22 years. 21 to 22 years na ang church. Ang sabi mo po, after 5 years, wala na sa pioneering stage, naka-take off na po kayo, ano po? Ikwento nyo nga po sa amin yung breakthrough after 5 years. Anong ginawa ng Panginoon?
Kailangan kong i-ano eh, kailangan ko kasing i-crap eh, no? Dumating po sa point na kinakailangan ko na pong sarili ng church. Dahil po nagpaalam na ako, bigay ko yung church dahil hindi ko mai-comply yung hinihingi sa akin. Sabi ko, pwede po ba, ito na yung mga tao, magpapioneer po ako ng church na papasimulan ko. At ang nangyari ay parang naging stalemate na lang kami. Tinuloy ko na po yung church. Yun po yung nagte-train po ako ng mga kasi parang nanibago po kami nung ako po ay nag-handle sa isang church sa Manila. Ang mga member ko po ron, mga professional lahat, pinakamababa na po yata yung teacher. Pero pagdating po dito, Pasig, lahat po ng lahat po ng mga member ko, kaya isang tinuro sa akin ng Panginoon, sabi ko, hindi ako magugutom dyan, hindi ako mahihirapan dyan kasi marami po akong alam. Pero minsan, dadalhin ka ng Panginoon, susubukin ka, tayong mga tao na dadalhin sa iyo, yung parang kung tayo po ay mag-iisip, Lord, bakit naman ganito yung pumapasok sa loob ng church? Yung ini-expect ko na mga professional, dahil na-expose nga kami, kabaliktaran po lahat, mga tricycle driver, lahat. Kaya nung first anniversary po namin, lahat po ng mga damit ko, no, lahat, pare-pareho sila. Yun po. Anyway, dumating po yung pagkakataon na talagang... Nakita mo ba? Sorry, Bishop, ha? Nakita mo ba yung mga worst na tao noon? Katulad mo, nagdadatingan, pinapadala ng Diyos sa iyo. Eh kung bigyan ko po kayo ng mga ilustrasyon ko, ma-ano po kayo eh. Hindi nyo sukat akalain, pwede palang mangyari. Sige, konti lang. O, halimbawa po, meron po akong member na sabi sa akin, Pastor, pag-pray mo yung lupa na binibili ko. Kasi hindi namin masukat-sukat. Sige, pag-pray natin. Meron siyang binibiling lupa. Tapos, lumapit sa akin, answered prayer daw. Opo. Tapos sabi ko, kailan susukatin yung lupa mo? Raw, alauna ng madaling araw. Paano mo susukatin? Ibig sabihin, yung surveyor yun, bawal yun. Ibig sabihin, niloloko siya. Di ba sabi ko naman, bakit ka pumayag ng ganyan? Pangalawa, meron pong nanghiram ng member ko, mga tricycle driver nga, umuwi yung kanyang asawa sa probinsya, kailangan niya makausap. Ngayon, nanghiram po siya ng cellphone. Paghiram niya ng cellphone, niloadan niya, ang tagal niya raw mag-isip. Sabi niya, bakit hindi ka marinig? Bilisan mo. Naubos na po yung load, hindi sila magkaintindihan. Ang sabi niya, Pastor, mali pala ako dito pala. Ibig sabihin. Sabi ko, Lord, huwag naman ako bigyan ng ganito. Lord, tulungan mo naman ako. Hindi ba? Meron dadalhin ako sa conference. Dadalhin ko, mga disciple, kakain po kami sa Hard Rock. Minsan, sinama ko sila. Yung isa kong disciple, biglang ang dami-daming tao. Biglang habang kinakain niya yung carbonara, biglang sumigaw dahil tinanong niya kung magkano. Sabi ko, wag mo nang isipin. Tinatanong niya ako kung magkano yung presyo. Sabi ko, 300. Sabi ko, isang 300, isang carbonara. Biglang sumigaw. Pambihira, Pastor! Spaghetti'ng puti lang pala to eh! Dami-dami mong tao! Sabi ko, wag ka nalang maingay, Diyos ko. Diyos ko, wag ka nalang maingay, maraming tao. Kaya ang panalangin ko, Lord, tama na po, kung hindi, mababaliw talaga ako. Kaya kaya sabi ko, Lord, meron pang isang member pumasok sa akin, sinama ko sa conference. Eh, nahamon eh, kasi meron pong isang speaker doon na nag-prophesy. Siguro nahamon siya, tumira po doon sa church namin. Pupunta ako sa church, hawak-hawak ng disciple yung kanyang ulo, hawak-hawak na pinaprophesy niya yung kanyang sarili. Ito ang sabi ng Panginoon sa'yo, ito anak ko. Sabi ko, Lord,
Mababaliw na talaga ako. Bigyan mo talaga ako ng maayos na tao. Kung hindi, ako ang susuko eh. Yun po ba na tulungan mo ako? Yan yung mga una mong maging membro. Opo, meron akong nag-cast out. Nakita nila, nag-cast out ako ng evil spirit. Eh pagdating ko sa ano, amazed na amazed sila. Inubo lang yung aking isang disciple, pinagkalipunan ng mga disciple. Tapos niyuyok-yok nila, nilelehas, pinalalayas nila, dahil na may masamang espiritu. Eh yung mga laway po nila nandun na sa tenga ng tao, basang-basa na yung tenga eh. No, basang-basa na po talaga, naglalaway na po. Diyos ko, ano ba nangyari dyan? Sabi ko, eh, parang tingin namin may masamang espiritu. Eh, tinanong ko yung tao, sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi po, meron lang po akong stick nap. Hindi ko alam kung bakit ginalito ako ng mga to. Eh, kung ganun po yun. Jesus ko. Meron akong napahiya. Napahiya po ako kasi naglalabay. Sabi ko, palaban mo doon sa kapatid natin. At least, natulungan mo siya. Eh, ang ano po niya, puti eh. Puti po yung kanyang t-shirt, ang ganda-ganda. Pagdating doon sa ano, nagkagulatan, nahawaan. Di naging blue. Sabi ng tatay, sige ako bahala dyan, walang problema. Ginawang blue talaga. Kaya pagdating po doon sa tao, sabi nung ano eh, oh bakit blue to? Bakit naging blue to po dito? Sabi ng tatay, magpasalamat ka, kinulayan ko pa yan. Ganun naman ang papasok. Ako ang unang-unang mapupusis eh. Sabi ko, Lord, tama na po. Bigyan mo na ako ng maayos na tao. Please. Kung hindi tatagal ang gawain mo dito. Pero yun po yung mga hindi ko makalimutang ano, unti-unti na Diyos ko po. Alam mo ba, nagkakagulo sila sa comment box. Sabi nila, Diyos ko talaga, Bishop Lito. Alam mo, lahat ng mga pinadala ng Emmy to come, puro tumatawa. Walang hindi tumatawa. Misan po talaga sa... Nang lumabas sa kwarto. Sabihin mo, magpasalamat ka sa akin. Kasing pala ko ako wala sa Mandaluyong yan. Sabi po ni Rochelle, Abulencia Sandok. Sandok talaga pilyo nito. Sabi niya, package po talaga ang buhay ni Bishop. Action, comedy at drama. Yan po yung mga Hindi pala na-possess, na-ubo. Meron pa nga po eh, yung talagang tinuruan ko silang magtinda ng itlog. Di nagtinda po sila ng itlog. Siyempre, kami rin na wala na po yung ano namin, yung nag-resign na rin kami ito pareho. Di kumuha kami ng itlog, tinda sila, tinuturuan ko, ako yung coach. Apo. Eh pag may mababasag pong itlog, merong sidecar yung isa kong ano, sabi ko, sayang yan. Ano yan? Vitamins yan. Pag nabasag, inumin mo. Eh halos ang nabasag, 10, 12. Iniinom nga niya. Kaya pagdating sa amin, parang lasing na. Ano ba nangyayari sa... Parang umiikot yung tingin ka, 12 itlog ba naman yung kainin mo pag hindi ka nahilo? Ewan ko ba? 12 itlog. Inumin mo yan. Pastora, hindi ka na makahinga. Hindi ka ba nawindang sa nangyari sa ministry ng asawa mo? Sabi ko, hindi ko naman sinabing lahat na mababasag, iinumin mo. Umiikot daw yung mundo niya eh. Eh, 12 itlog yan. Pag hindi ka talaga na high blood, ewan ko na lang. Ay, nako, sandali. Hindi ako makinga sa kata daw. Kaya pag may mababasag, inumin mo, inumin mo. Inum naman siya. Inumin mo, inumin mo. Inum naman. Ano naman pang ministry mo, Pastora? Pastora, nung una po ako yung sa Sunday school, yung mga bata, yan. Then eventually, Sunday school na rin ng mga matatanda. So, hindi po ako napunta sa music. Nung una, no, napipilitan mag-organ kasi wala naman talagang gagawa nun.
Pero eventually po may binangon na ang Panginoon para doon. So mga anak ko po, natuto na po sila doon. At may mga nadagdag naman na po na worker doon po. So nag-teacher po ako, Pastora, sa love ng church po. Nag-preach din, binibigyan din ng assignment to preach. Mm-hmm. Ayun po. And more so sa admin po kami. May group po kami sa admin. Wow! Napaka-strong support talaga ni Pastora. Bishop! Opo. Okay, pasabugan mo pa kami. Nakahinga na. Sa madalit sabi po, yung church niyo ninyo sa 22 years, nanganak po ba ito? Opo, so far, dati po kasi 12 kami natira sa akin. Kasi ako, halimbawa, parang merong time na parang gusto mo nang magsarili. Hindi po ako nag-ano niya. At least, ang habol ko na lang po ay dapat ngayon, nasa 21 na yung church ko eh, 21. Oh. Pero ano po, hindi po kami yung basa. Gusto nang mag... Yung pong mga natetrain, tapos nilalagay natin. Parang ginagawa niyo po, eh maliit lang naman po yung church namin. Mm-hmm. Eh meron po akong isang naabra, parang nahirapan po ako dun sa Hong Kong, naglagay po ako ng church doon. Kaya lang talagang babae ang fit po doon eh. Pangalawa, yung pong upahan doon napakabigat sa ano? Opo. Sa Hong Kong, yung pinaka maliit na maliit lang 99,000. Eh, nag-decide po ako na yung mga members po namin doon ay i-endorse na lang doon sa isang church na kaibigan ko po, niya si Pastor Bong Hermosa. Pinano ko po yung sa sanctuary. Nag-preach na si Pastor Dong doon. Opo. At meron namang mga churches na ayoko po kasi ng conflict eh. Sabi ko, basta kung tayo maghihiwalay, magkaibigan pa rin tayo. That's right. Kasi ang ano ko, ang principle ko, kasi kung ano man namang maging success mo, bahagi naman ako ng ministry mo dyan. Tama. So parang natira po sa akin 8 po yung mga church. Oh, may 8 churches kayo sa 22 Apo. Years. Apo, sabi ko ni Pastor Bishop, may babasahin lang kayo, ako sa Hawaii. Sabi ni Pastor Victoria Almosara, our God is full of mercy and grace. He can turn the vilest sinner with repentant heart into a heart as white as snow, washed by the blood of Jesus. You are now a vessel of blessing, Bishop, to others because of your amazing testimony. Wow! Thank you so much, Pastora Vicky. Talagang pinagpala. Ngayon po, Bishop, maliban sa meron kayong 8 churches, ang galing nga, 22 years, ano-ano pong mga ginagawa ninyo sa loob ng simbahan? Kasi po, ang training po namin dati doon sa kinalakihan ko, ang isang naano ko lang doon, yung malalakas ang loob po nila. Opo. Siyempre, pitid naman po ako, kaya ko naman. Eh, pero ang kinakailangan ko po ngayon, maintindihan ko po yung galaw ng tao. Maintindihan ko po kung paano ako makaka-relate sa kanila. Tapos sinesegregate ko po kung ano yung capacity nila. Ang ginagawa ko, kanya-kanya. Lahat po ng mga pastor, ganyan naman po eh. Kaya lang, ang aming ano, dahil halimbawa po, paano po ako makakasurvive sa isang church na ang upa namin sa buwan-buwan, hindi naman kami malaking church. Pero ang ano po namin, upa pa lang at saka kuryente, 140 na. Umaabot noon. Saka mga expenses. Eh, paano po yung mga support ko po sa mga workers ko, saka sa mga pastors? Mm-hmm. Kaya kinakailangan mag-ano ko, alagaan ko, hindi lamang spirituality nila, alagaan ko rin yung kanilang mga trabaho, mga work, tapos kinakailangan encourage mo sila, tapos maintindihan nila po yung kanilang galaw sa church. Yun po yun, sa isang typical na church, kasi ang nakita ko lang, baka mamaya yung church kagaya nito, pandemic, yung by the grace of God, hindi po kami nagkaroon ng shortage. Nakita ko rin na itong pandemic na ito naging blessing po sa atin kasi nag-iisip po tayo how to survive eh. Ganitong klase po ng panahon. Mm-hmm. Kaya nga yung tema namin, unchanging God to changing
changing season. Ano po yung gagawin natin? Kaya ang ginagawa ko po, pagka yung merong mga kinakailangan, matandaan lang nila na yung part nila sa loob ng church, part nila sa bawat isa, ay kinakailangan mag-grow. Kasi po, kahit nasabihin po natin na habulin natin yung spirituality, yung emotion nila, pero kinakailangan po, marunong din po yung isip po natin kung paano po sila i-deploy. At kung maintindihan nila yan, makakasurvive po talaga yung church. Amen. At sila po ay pagpapalain ng Panginoon. Matutuloy Amen. Po yung gawain niya. Praise God. Bishop, meron pang isang nais magsalita. Panoorin niya po natin ito. Gabi, pakiplay mo nga yan, anak. Napakaganda ng resulta ng paglilingkod ng mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Hello, magandang araw po sa inyo. At ako po si Pastor Manuel Zabat II ng Jesus Christ, the Door of Blessings International. At today po, I just want to share with you a little bit about our bishop and our pastora at kung gaano po kami pinagpala ng Panginoon through their life. Alam niyo po, si Bishop Light po, bago pa po siya na-ordain bilang isang bishop, he was already a good shepherd to all of us. Kumbaga, yung ordination niya po, naglagay po sa kanya ng title, but even before that, he's already acting as a bishop. Marami na po siyang mga natulungan mga pastors all throughout his ministry life. And alam niyo po, sa church po namin talagang ibang klase po yung ang treatment sa amin ng aming mahal na bishop and pastora. Kumbaga, sa church po kasi namin, we believe that the church is a family. So parang ang aming bishop po at ang aming pastora ay nagsilbing pangalawang ama at ina po namin sa iglesia. Ako po, especially na-appreciate ko po dahil ang aming mahal na bishop po talaga nagturo sa akin ng lahat ng mga ministry perspective and training na aking kinailangan, lalong-lalo na po sa area ng preaching at ng teaching. Nandun din po ang aking mahal na bisya para itama rin po ako ng mga panahon na ako po ay nagpapasimula sa Panginoon. Talagang almost all of the values that I have in ministry po natutunan ko po sa kanya. And even with our Pastora Lumen po, ang aking mahal na Pastora Lumen, talagang isa po sa na-appreciate ko po sa kanya yung talagang wisdom na every time she speaks po, every time na meron po siyang counsel, talagang nakikita ko po yung wisdom ng Panginoon sa buhay nila. And siguro po ang pinaka na-appreciate ko po sa aming mahal na bishop at kay Pastora Lumen is ano't anuman nangyari, nakikita ko po yung puso nila na mahal nila ang ministeryo, ang Panginoon at kaming lahat. Kaya Bishop Light and Pastora Lumen, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa nyo kasi kayo po ang inspirasyon namin, no? Bukod po sa Panginoon, isa po kayong inspirasyon ng totoong paglilingkod at totoong pananampalataya. Yun lamang po. Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Bye! Po sa amin si Pastor Dos. Siya po ay sumulat ng libro yung Okay, Kaya Mo Pa, Bes. Kaya Mo Pa, Bes. Meron po siyang libro. Writer po siya. At yung ano niya, yung From Born Again to Born Again, ginagawa niya po ngayon. At siya po ay nagustuhan din ng isang, yung ini-endorse ko sa inyong TV program, siya po ay isa sa mga laging speaker. Yung mga estudyante po sa Ateneo na kapagtuturo na po siya roon. No, kaya blessing po sa akin yung pastor ko po. Opo. Salamat Pastora for that wonderful sing it, no, segment ng programa mo. Ang ganda naman si Pastor Manuel ay kung may trophy ang isang church, isa siya. Siya sa mga trophies, no. Although marami po kaming trophy rito ng mga anak po namin talaga, anak biological children and spiritual children. Talagang sila po talaga lumaban sa ministry. Marami rin silang isinakripisyo, mga karir din po nila. And they enjoy it naman po. It's all worth it po. Salamat sa inyong lahat po. Praise God. Hallelujah. Salamat sa inyong mga pinapadalang mga kwento, patotoo tungkol sa inyong mga magulang. Ngayon, Bishop, pwede mo bang ikwento sa amin? How did you raise your 3 children? Ako po kasi hindi, kumbaga ko sa aming mag-asawa,
close po sila sa mama nila eh. Mm-hmm. Ako po kasi minsan hindi nila ako maintindihan kasi siguro yung generational gap namin, minsan ang method ko po na ginagawa, yung aking kinalakihan na minsan hindi po ako makapag-adjust sa panahon nila na eto na ngayon. Kagaya ng ano po, ang halimbawa po, pag tinignan natin yung mga kabataan ngayon, nalulungkot po tayo kasi tingnan nyo po. Noong araw kasi, pagka dumaan ka sa harapan ng magulang mo, kinakailangan ikaw ay magmano, no? Yun po, magmano ka, kinakailangan pag sinabi ng magulang mo na ganito ka, sa ganitong oras, nandoon ka. Ang isa na lang po siguro yung halimbawang may dumarating sa bahay. Mm-hmm. No, di po ba tayo typically nagmamano? Opo. Sila po multitasking pala ang tawag nila ron. Minsan pagka lumapit po sa bahay natin, di po ba parang nababastusan tayo? Ay, hello po. Tapos meron silang cellphone. Mm. Di po ba ganon? Yung pala po, kasi dati nung araw wala nang mga physical play, games, di po ba? Ngayon puro ano na eh. Hindi natin alam yung mga anak natin kung masusubaybayan natin na nagwo-work na po sila, meron na po silang pinagkakaabalahan, meron po sila palang mga ano sa school nila, tinatapos nila. Eh minsan nagagalit po ako sa kanila na bakit hindi ka ano, pag meron akong ano rito, meron akong bisita, mag-post muna kayo. Ano, kasi usually, hi po. Tapos balik na naman sa ano, di po ba? Yun pong mga bagay na yon, inaaral ko pong mabuti. Dahil minsan nga sa loob ng bahay, hindi na po kayo nakakapag-usap, iba-iba ng ano. Pero make it sure na doon po sa sinasabi ko sa kanila na maiintindihan nila na minsan nagagalit po sila sa akin. Kaya ang takbo nila sa loob ng bahay sa mama nila. Pero isang bagay po, kapag ka ang mga anak ko po may malaking problema, ako po talaga ang problem solver. Wow! Hanggang ano po yan, kahit saan po, sa pag-aaral nila, sa mga taong kakausapin nila, pagka hindi po nila kayang harapin yan, ako po yung haharap, ako po yung magtatanggol sa kanila, ako po yung talagang makikipag, yun po yung gustong-gusto naman ng mga anak ko po sa akin. Wow. Pastora, ikaw naman tatanungin ko, yung tatlo niyo pong anak, ilang taon na sila at mga nakatapos na po ba sila? Opo, Pastora. Yung panganay ko po ay 29 years old. Graduate po siya ng accountancy, Pastora. Wow. Okay, so... Pero ngayon po, pastor siya dito sa church, admin pastor. At wow, tinutulungan po niya kami rito. So yung side ng church activities na hindi namin nakikita, nakikita niya. Yung generation ngayon ng mga churches, so nakikita niya po yun. Nag-update po siya sa amin at malaking tulong po siya. Kasama niya si Pastor Manuel po, yung kaninang nagbati. Ang pangalawa ko pong anak, si Juan Carlo, is 27 years old. Graduate po siya ng legal management. At ipupush niya po yung law school. Wow. So hinihintay ko po siyang mag-decide. Sabi niya mag-iipon muna po siya. So he's handling the other side ng accounting office pa, Pastora. Okay. Ang bunso ko po ay si Joshua. Nasa tech team po. Yung mga anak ko po na yan, na full-time din po sila sa church. Wow. Si Joshua po, Pastora, ay graduate po ng HRM. Pero nagporso po siya ng pastry. So, chef po siya. Oh. So, bago po mag-pandemic, meron po siyang application sa mga hotels. Set to mag-start po siya. Kaya lang nag-pandemic nga po. Tapos may plano rin siyang mga ibang, those are the plans. Mga anak ko po na to. For the meantime po, kahit sinisingit nila talaga yung church. Talagang sila po yung nasa tech, sila po yung nag-design ng mga, kung makikita mo yung ano namin, Pastor, yung stage design, sila po yan. Galing. Those are the sounds and the effects, and sila po yan. At
Yung mga anak ko po, Pastora, they are always with us. Kung anong ginagawa naming mga magulang, nandun po sila. Na masunurin po yung mga batang yan. Baliktad and, sa amin. Opo, opo. Kasama namin sila. Minsan nga po, yung mga plano nila sa karir nila, tinatanong pa nila kami in consideration of the church. Paan meron kasi po si Joshua, matatanggap na po siya, kaya lang Sunday. So sabi niya, wag na lang. So marami sila talagang kinoconsider pagka sa work nila. Of course, hindi pwedeng sa Sunday, nasa trabaho. So hindi po talaga. So eto po yung mga anak ko, Pastora, they stick with us. Yeah. Pero if ever, Pastora, no, kung minsan gusto ko rin talaga, I want them to soar high in their career. Pero kung yun ang design eh. At mga anak ko, they can always do that. Talaga ang laki ng consideration nila sa church. Wow. Lalo na po yung bawat isa sa kanila, ayaw nila ng may Sunday work. Praise eh, ang mga tumatanggap sa kanila, may work talaga ng Sunday. May apo so, na po kayo? Apo, Pastora, si Saya Darlene Marasigan. Apo, ang 23 years old na po siya. Praise God. Nako, mga ka-daily life sharing, hindi natitigil ang ating mga sorpresa. Ipasok natin sa live. Ito po talaga ay live na nasa Zoom. Babati po sa inyo, Bishop. Hello, Kuya Gabby. Ipasok nyo nga po ang lingkod ng Diyos. Siya ang magpapakilala sa sarili niya. Yan. Sir Larry. Hi, Bea. Hapon po, Pastora May. Hello po, mapagpala. Magandang hapon po sa mga listeners. Of course, magandang hapon sa aming tatay at nanay sa pananampalataya. Good afternoon po, Pastora May. Good afternoon. Magandang hapon po sa aming tatay Bishop Ninong Lito, nanay Lumen, Pastora Ninang Marasiga. Yon! Okay, chan. Oh, hindi na makakalayo yan. Kompleto eh. Nako, mga ng Diyos, Pastor Lert, ano pong mahasabi ninyo sa inyong mga nanay, tatay, Pastor Bishop, all around na? Opo, marami po eh. Marami kaming kwento ni Bishop at Pastora Lumen. Sila po actually yung ginamit para ako po ay ginamit ng Panginoon para ako po ay makakilala sa Panginoon. Wow. Kasi nakakilala ako sa Panginoon way back 1996 po nung sila po ay nasa Sampaloc, Manila. So doon po ako nakakilala through Bishop Lito. Siya po yung nagtiyaga sa akin na pabalik-balik sa bahay. Kasi matigas po talaga ulo ko ng pastora eh. Yung naunang pastor sa kanya, hindi ako napuntahan kasi parang naiilang na puntahan ako. Kasi talagang pag magsalita ako ng pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Pero salamat sa Panginoon dahil ginamit niya si Bishop Light sa buhay ko. Wow. Ikaw naman, Pastor, ha? Anong masasabi mo dyan? Sa iyong... Sige po. Apo, naging tatay at nanay po namin sila talagang sila yung all support po sa amin mula nung hindi pa siya nagsisimba. Nauna po kasi ako. Talagang pinagtiyagaan niya po si Pastor Husband. Hindi po sumuko si Tatay Bishop dito sa kanya. At hanggang ngayon po, yung support po nila sa amin ay talagang andyan po. Wow. Sige po, anong mensahe ninyo sa mag-asawa galing sa inyong puso? Mensahe ko po, patuloy lang po. Ano man ang mga trials na mapagdaanan along the way, ay patuloy lang po kami na maglilingkod sa Panginoon. Kasama kami, nasa likod nila kami. Alam niyo, parehas kasi kaming matapang ni Bishop Light eh, kaya nagkasundo siguro kami. Siguro nasa 25 years na magkakilala na po kami, maliliit pa yung mga anak namin. At siya rin po yung nag-disciple sa akin para ako ay maging pastor din po. At
napakahigpit po niyan sa discipleship. Pagkagalit sa'yo yan, hindi ka po kakausapin, Pastora May. So alam namin paggalit siya, pag di ka sumusunod, syempre magagalit talaga sa'yo. Pero message ko ngayon, malapit na mag-senior ng aming tatay. Patuloy lang. Basta lagi kong sinasabi sa kanya, ano man ang mangyari, nasa likod po nila kami. Wow. Opo. Salamat, salamat. Pastora naman. Ah, opo. May oras pa po ba? Sige po, sige lang. Hindi po kayang sabihin sa salita yung message dahil alam nila yung puso. Naiyakin po kasi ako eh. Hindi po kayang sabihin ng salita na ibalik sa kanila kung ano yung nagawa. Kaya malaki po ang pagmamahal at respeto namin sa aming mga spiritual father and mother. Alam niyo na po yun. Ayoko na umiyak eh. We love you po, nanay and tatay. We love you, we love you. Amen. Salamat. God. Salamat, Pastor. Man of God, Larry, and woman of God, Leia. Mira. Yan. Salamat po ng maraming lahat. Yan. Thank you Bishop. For your presence. Opo. Babalik ulit ako sa iyo. From a life of talagang messy, miserable life. Ngayon, nakikita mo yung mga nagpapatotoo, miserable sila, naaayos ng Diyos yung buhay nila sa pamamagitan mo. Para po sa mga nakikinig, ano po ang maaari niyong ibigay na mensahe para sa lahat? Okay. Ang pinaka, ano ko po, ang pinaka mataas po na maintindihan po natin, ang unang katanungan dapat maintindihan po natin sa ating buhay, ay yung bakit po ba tayo nag-i-exist? Ano po yung purpose ng buhay po natin? No, yun po kasi ano po ako eh, parang nag-iisa ako, parang thinker po ako eh. Kaya sinabi ko na nung una pa na pagka ako po ay bangag nung araw sa drugs, lagi po yan ang tanong ko. Naranasan ko rin po na maging sagana nung kami po kasi ay nag-hardware pa. Meron po akong mga transaction na bawat araw yata 500,000 yung kinikita ko. Pero hindi po dun yung ano, hindi po dun yung essence ng buhay. Kagaya po ng sinabi ng aking asawa, sinabi niya parang ang tingin niya sa sarili niya okay naman, pero dumating yung point sa kanyang buhay na kailangan niya po ang Diyos sa buhay niya. At kung makikilala po natin talaga ang ating Panginoon sa buhay natin, in a personal way, maiintindihan mo kung bakit po ka nabubuhay dito. Kung ano po yung purpose ng buhay natin, para makita po sa atin, kasi sabi po ng isang ano, we are the walking Bible. Minsan po hindi natin makukumbinsi ang sinasabi po ng natin sa mga tao unless makita po nila yung nangyayari po sa buhay natin. Yun po kasi yung sinabi ng Panginoon, yung sinabi ni Tomas. Sabi niya, hindi ako naniniwala, si Philip yata yung nagsabi sa John chapter 11, ipakita mo sa akin ang Ama at yun ay sapat na. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, maniwala ka sa mga ginagawa ko. Yun lang po yung gusto kong makita. At sinabi ko nga po ito, doon po sa FB ko may nakalagay, kung sakali pong mahalimbawa matapos na po yung buhay natin dito, doon sa epitaph ko, gusto ko pong makita doon, yung inilagay ko po, a man, an agent of change. Na yun sa pamamagitan ng buhay ko po, meron man lang sanang kahit kaunting impact o influence na ang mga tao ay makilala po nila o makita po nila yung Diyos. Lagi ko pong sinasabi ito na yung Diyos na hindi nakikita ay makikita sa pamamagitan po ng mga bagay na mabubuti na sa atin po ay nakikita nila. No amount of explanation unless meron pong nangyayaring ginagawa ang Diyos sa buhay po natin.
Yun po yung patotoo ng bawat isa po sa atin. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light shine before man, so that in your good deeds, your Father will glorify, your Father in heaven will glorify." Yun po yung pagka umalis man lamang sana tayo dito sa mundong ito, no, mas marami po ang mga taong pupuri sa Diyos dahil sa buhay po natin. At one time na magkasakit po ako sa Panginoon, sa katawan ko, isang bagay na sinabi ko sa aking anak, mga anak ko, tinipon ko po sila. Sabi ko, paano yan? Kung paano aalis na yung papa nyo, mauuna sa inyo. Sinusubo ko po yung anak ko para makita ko yung isang matalinong sagot nila sa akin. Ang sabi ng anak ko, kung sakaling hindi na natin maiiwasan yan, isa lang ang pangako namin sa iyo, iingatan namin si mama. Ibig sabihin, isang sagot na matalino na kung saan wala po tayong magagawa pag oras mo na ay talagang yun na po yun. Pero ang mahalaga, hanggat nabubuhay po tayo dito, hayaan po nating ipromote po natin ang Diyos sa buhay po natin. Nung matalagang tanggapin ko po ang ating Panginoon sa aking buhay, hindi po ako nakipagbiro kahit kailan. Kung noon po ibinibigay ko ang aking buhay nang wala pong takot sa kasalanan, lalo pa ngayon, kasi alam ko hindi sayang ang isang buhay na ibinigay at inialay po natin sa ating Panginoon. Hindi po natin kayang tumbasan ang ginawa ng ating Panginoon. Ang kaya lamang po natin, papurihan siya, sambahin at paglingkuran. Yun po yung sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Narinig po ng lahat, matakot po tayo sa ating Diyos at paglingkuran natin siya sapagkat ito po ang buong katungkulan ng tao. Yun po lang ang pinakamagandang pwede kong sabihin na sa araw-araw din po lang yung buhay sa akin. Ibibigay ko yung pinakamabuti kasi baka bukas hindi ko na kayang ibigay yung pinakamabuti pa. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak. Kaya ibang-iba po yung buhay ko noon at sa kabuhay ko ngayon. Siguro dahil sa pagmamahal ko sa aking mga anak, gusto ko po laging magkakasama kami. Isang bagay na gusto ko pong makita na maranasan po ng aking mga anak na mahal ko sila, na hindi po ko po naranasan nung ako ay nandoon sa isang sitwasyon na wala po akong magulang na tumitingin at nagmamahal sa akin. Naranasan ko po ito sa Diyos na siya yung aking ama at ipinararanas ko po sa aking mga anak upang maranasan nila ang Diyos na aming ama na gumagabay at gumagalaw sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Marami pong mga tao na ayaw pong lumapit sa Diyos kasi yung karanasan po nila, no, sa kanilang mga ama, kaya natatrauma po silang lumapit sa kanilang ama sa langit sapagkat yung experience po nila dito po sa kanilang ama sa lupa ay hindi po maganda. Pero isang bagay ang sasabihin ko po, subukan po natin. Hanapin po natin ang ating ama na ating Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Igagabayan niya po tayo, sasamahan niya po tayo, tutulungan niya po tayo, palalagpasin niya po tayo, bibigyan niya po tayo ng isang buhay na kasiyasiya. Maraming salamat po. Ikaw, Pastora, bago tayo magtapos, ano pong maaari niyong sabihin sa ating mga tagapakinig? So bago po yun, sasabihin ko po salamat po sa inyo, Pastora, and also for salamat din kay Pastor Dong Campoy for giving us this opportunity na ma-share ang aming mga buhay sa mga tagapakinig po at maging sa aming mga members na active dito sa mga comment. Salamat po sa Panginoon sa ganitong mga panahon, bagamat sa tagal din ng paglilingkod sa Panginoon and even longer years sa pagkakilala sa ating Panginoon. Alam niyo, araw-araw, mas iba. Araw-araw parang may kakaibang idinudugtong ang Panginoon sa ating pagkilala sa Kanya. So, much more for those stories ng buhay ko kasi
wala naman akong ganong kwento kay Pastor dito, pero talagang hindi ko rin maintindihan kung anong klaseng realization na ako ay isang sinner din, ako ay isang makasalanan din na nangailangan ng tagapagligtas. At sobrang na-appreciate ko talaga ng Panginoon, inabot niya ang isang kagaya ko. At talagang ang Panginoon laging may mensahe sa bawat araw. And ang talaga pong nagbigay sa akin ng verse na kung saan talagang ang Panginoon ay kinilala ko, sabi sa ano, sa Hebrews chapter 8 verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. Mga kapatid, hindi talamak ang naging kasalanan ko, pero makasalanan pa rin ako until such time the Lord came across my path and told me that He loves me. At patatawarin ko anumang kasalanan ko, a sinner within me, a monster within me. At pinatawad po ako ng ating Panginoon, binigyan ng bagong buhay, binigyan ng pag-asa. And whenever darating yung mga mahihirap na panahon, ang Lord talaga, ang assurance niya nandoon. Alam niyo, Pastor, ang dami kong nakikitang near-death experience, lalo na yung sa tatay ko, kay Bishop. Laking nakikita ko near-death experience niya. Nakikita ko in my very, sa harap ng mata ko, anytime pwedeng mawala na siya. Pero ang Panginoon, sobrang grabing sinasabi niya, hindi kito pababayaan. Nangungusap siya ng pagpapalakas sa akin sa bawat araw. And unless the Lord, unless we really experience God's forgiveness, hindi natin ma-enjoy ang fellowship sa Kanya. So as of this time, ang Panginoon talagang nangungusap araw-araw. Dapat po ang tema ng buhay natin ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ should be the theme of our life and should be every day in all circumstances. Napakayaman po ng karanasan sa Panginoon. Kung ikaw man ngayon nakakapakinig, you're joining this DLS, no? You enjoy life with the Lord Jesus Christ. The more we should know Him, the more we should ask of much of the Lord Jesus Christ, the more of Him we should come to Him. Sabi niya, kayo mga napapagal na magsilapit kayo sa akin sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Learn of me and everything about me and I will give you rest. Mananampalataya ka ng bago, mananampalataya ka ng matagal. Matthew 11:28, this should be the verse of our lifetime, lalo na sa panahon ngayon. Salamat talaga sa Panginoon. Salamat, Pastora, for this wonderful online program. No, you're opening up minds and opening up experiences na maging panibagong pagpapala sa maraming mga tao. Sobrang blessing po ang kahapon at ngayon. At hopefully, we can personally, Pastora, and to personally thank you. And Pastor Don Campoy, with the Lord bless you, Pastor, and your family. Thank you po. Amen. Maraming salamat po, mga lingkod ng Diyos. Salamat. The worst can be the best. At nakita natin, pag dumating na yung the best sa buhay ng mga lingkod, ito ang nagiging resulta. Nakakapagbuo din ng napakaraming buhay. Amen po ba? Sino ba ang makakapagpatawad? Sino ba ang makapangyarihan? Sino ba ang nakakapagpalaya? Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Kayo pong lahat ng mga nakakasama namin dito sa programang ito, sa daily life sharing, at kung nasa ang simbahan kayo, iba't ibang mga simbahan, lagi nating tatandaan, ang mga simbahan, we are not here to compete. I repeat, amen. We are not here to compete. We are here to complete the mission of God that He placed upon our lives. Each and every one of us, we have our own assignments. Kaya ang daily life sharing, we are not here to compete with churches. We are here to complement. Amen po ba? We are here to complement. We are here para dun sa mga missing link, mapagdugtong-dugtong natin ang napakagandang ginagawa ng Panginoon. Kaya napakaganda. Salamat na maraming Bishop. Pastora Lumen, talagang naglulumin kayo. You are light of the world. Ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Jesus, we are the light and the salt of this world. Amen. Amen. Praise God. Kaya mamayang gabi,
Abangan nyo po, Jesus Christ, the greatest problem solver. Meron tayong programa, Night Live Sharing, alas 7 ng gabi. At bukas, lalo ninyong mararanasan at maririnig ang kakaiba na namang kwento. Ang pamagat natin ay, God is my breakthrough. God is my breakthrough. Si yes. Dr. Trenty Tumakin. Siya po ay isang Bisaya na nirahan sa Amerika. Napakaraming ginawa ang Panginoon sa kanyang buhay at maririnig natin ang kakaibang kwento. Amen po ba? Kaya salamat ng maraming marami. Kaya huwag kayong matakot, huwag din kayong mahiya. Kung may kwento kayo, bigay niyo sa amin. Ikukwento natin sa buong mundo. Hindi lang kayo, sabi nga ni Bishop, di ba? Siya nga, oh. Paano naging Bishop kaya yon? Paano kaya? Paano kaya? Eh, pakinggan mo, part 1 at part 2. Makikita mo, nung dumating si Jesus Christ, inayos ang lahat-lahat. Amen. Amen. So, bago tayo maghiwalay, Bishop, maaari mo po bang ipanalangin ang lahat ng mga viewers natin at maging ang Daily Life Sharing Team? Salamat po. Yes. Let us pray. Our heavenly, gracious, and merciful Father, we bless you, we praise you, we thank you po. Amen. Sa lahat ng mga pagkakataon, Panginoon, sa programang ito ng Daily Life Sharing. Thank you. Salamat po sa iyong mga lingkod na nakapagbigay po ng plano para mangyari po ito. Amen. Marami po na mga taong pinagpala, hindi lamang Panginoon ang mga mananampalataya, kundi Panginoon ang mga taong naanyayahan. Nagsisimula na nagkakaroon po sila ng awareness, Panginoon, tungkol sa iyo. Hanggang sila po, Panginoon, ay sumukot at magbigay ng buhay sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo pang higit. Yes, Panginoon, ang programang ito, give them wisdom, Lord, knowledge, and anointing that comes from you, Lord God. Si Pastor Dong at si Pastora May, samahan mo po sila. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa kanila lagi ng pabor, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na kanilang iniisip na makapagbibigay po ng luwalhati sa iyo. Sa oras na ito, ipinapanalangin po namin lahat ng viewers, Panginoon. Yes, pagpalain mo sila. Hayaan mong masanay po sila na every time na meron pong testimony ng buhay, Panginoon, makita po nilang iba't ibang mga blessing, Panginoon, mga pagpapala, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay ng mga tao. Kaya kung kaya mong pagpalain, Panginoon, ang mga taong tumatayo at nagbibigay ng testimony, ikaw ay Diyos ng lahat ng mga taong lumalapit sa iyo. Sa oras na ito, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga viewers, Panginoon, ng DLS. Sa oras at sandaling ito, hindi lamang, Panginoon, sa isang bahagi ng kanilang buhay, kundi pagpalain mo ang bawat bahagi ng kanilang buhay. Spiritually, physically, financially, Lord God, wala pong mahirap sa iyo, wala pong sitwasyon na hindi mo kayang lagyan ng solusyon, Panginoon. Sa oras na ito, I declare, I speak, I command blessing, Lord. Yes, among all viewers, Lord, na sumusubaybay ng DLS, O God. Sa oras at sandaling ito, Panginoon, ipakita mo ang kabutihan at katapatan mo, Panginoon, upang ang lahat ng mga tao, Panginoon, makaranas ng breakthrough sa kanilang buhay, ng blessing sa kanilang buhay. First and foremost, Lord God, yung blessing na makilala kanila, kilalanin kanila sa kanilang buong buhay, sapagkat dito po masusukat, Panginoon, ang lahat ng mga bubuksan mong pagpapala, Panginoon, na gagawin mo sa mga taong lumalapit sa iyo. Once again, Lord, we thank you so much for your mercy. We thank you so much for your favor and blessing, O Lord God. Amen. Yes, and once Lord. Again, I declare blessing yes, upon Lord. The program, Panginoon, yes, ng DLS. Mahabain mo pa po ito. Bigyan mo sila ng maraming karunungan, Panginoon, na magagawa po nila, Panginoon, upang marami pang mga taong mapagpala. Maraming salamat po. Tulungan mo rin na magsasalita. Sa susunod na session, Panginoon, samahan mo siya, Panginoon, bigyan mo siya ng anointing, O Lord, Amen. Na nagmumula sa iyo. We thank you so much for this wonderful day. In Jesus' mighty name, Amen. Amen and Amen. Amen. Salamat mga ka-daily life sharing. Talagang tayong lahat ay napagpala. Maaari niyo pong mapanood ng replay ang mga kwento na ginagawa ng Diyos sa daily life sharing.
Isa pang maraming maraming salamat at mapagpalang hapon sa inyong lahat. God bless po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye.